mga men's. Pa ano naman po, ayan no, may nagwa-watch na po sa akin sa LA. Pwede po yung catch up naman guys kung saan po kayong location. Ako po ay nandito sa Singapore no, habang ano no, medyo ayaw po muna mag-ingay na malakas kasi medyo tone down lang ang boses natin kasi po mga tulog na ang ating mga katabi no. Ayan, ayan din po kayo sa ating mentor si Marlina, taga Singapore din po no. Ayan, so kayo po, pa-chat naman po, saan po kayo? An amazing morning, amazing afternoon, and amazing evening to everyone. So, dito po Singapore is literally evening. I know sa Canada is actually morning na dyan, no? Ayan, from Binangonan, Rizal. Ayan, from si Jeanette Peralta, shout out from Singapore as well. Jim Vincenzo from Binangonan, Rizal. Grabe, no? Talagang sa Binangonan, Rizal. Gising na gising pa din, no? Amazing morning daw po from Malaysia. Ayan, hello po. Charming. Ayan. Okay, so yan, ang dami po nag-chat no, Malaysia, Dubai, ayan. So, amazing morning everyone. I'm here again with you. We are here again po. At welcome po sa ating mga guests na nandito po talaga para po matuto ulit ng another wonderful po na makikita niyo yung abundance ng health, wealth, and opportunity po dito sa IM, no? So, yan siya. Siguro mag-start po muna ako with ano, a quick introduction po ng aking sarili, no? Quick lang, no? Pero huwag niyo akong timingan, na. Okay? Mag-share lang po ako para lang po makilala niyo ako doon sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Wait lang po, ha? Yung ating sharing is, i-share ko lang po ng konti about myself. Ayan. Ayan mga mens, nakikita na ba mga mentors and guests? Okay. So ayan po no. Tayo po, ako po si Armida Obakar and I'm actually tubong Marawi po tayo no. Tayo po isang Maranao, tayo isang Muslim no dahil ang aking father is a Muslim and since bata po kami, ayan, mulat po kami sa kahirapan dahil nagsipaglaki kami sa Marawi, nakita po talaga namin kung gaano pa hirap ang buhay doon. Kaya po ang aming mga magulang para po makaangat sa buhay, ika nga sabi nila, is nag-migrate kami, hindi sa US, kundi sa Manila. Ayan, nag-Manila po kami, dun po sila nagtrabaho. Actually, nagtayo ng business no, na sidewalk. Yan na po pinaka-business namin no, sa amin. Kasi yun na po yung parang level up life namin ng panahon na yon. Pero nakakatawa po, I'm very proud kasi yung pong tatay ko is sa sidewalk vendor, yun po ang kinabuhay namin at pinag-aaral po sa amin hanggang ano high school, no? Kasi from high school onwards po, self-supporting po tayo para po makatulong sa family. And talaga po tumatak sa atin na kailangan po natin magsipag sa buhay para po umangat ang ating kalagayan sa buhay. Yan po talagang tumatak. And yun nga po sa aming apat na magkakapatid at tayo lang po ang pinalad na makatapos ng pag-aaral dahil po talaga hindi po talaga tayo tumayag na hindi po tayo magkaroon ng trabaho at ayoko rin pong habang buhay nagtitinda ang aking mga magulang sa career. Kaya yan po, sa kagandahang palad ko, nakakuha tayong trabaho at na-operan po tayo na mag, ano, no, na mga ibang bansa dito po sa Singapore. No? Ayan, so dahil po sa pangarap natin, hindi lang sa sarili, kundi para sa pamilya, ayan, daon-daon po natin yung napakalaki natin, gabundok natin pangarap para sa pamilya, para po magkalakas loob at mga ibang bansa, no? Ayan, nandito po tayo sa Singapore. I've been here for more than 8 years, guys. I'm working currently as a regional payroll manager. Nasa payroll po tayo, payroll industry, no? So, ayan po, sabi nga po nila, mens, bakit po okay naman yung work mo, okay naman yung position mo, okay naman yung sahod mo, bakit ka pa po nag-IM? So, ito guys, no, ito lang ipapakita ko sa inyo, no, konting glimpse sa work natin. Ang work natin, very stressful po. Bakit po? Kasi kahit na po may position tayo, yung responsibility po napakalaki. No, ikaw po ang point of escalation pag may nagreklamo, no, meron ka mga taong hinahandle, meron ka mga client na kailangan mo rin i-handle, no, mga pabebing client, ayan, pabebing mga tao. So, ang dami mong inaalagaan, no. So, continuous po kasi ang salary. Hindi pwedeng matigil ang salary kundi walang sasakod, lagot na, no. So, yun po, no. And of course, longer working hours po kasi sabi nga natin, pag employed ka, no, hindi mo hawak yung oras mo, no? Hindi kasi minsan pag sinabi ng boss mo na, oh, kailangan mo tapusin, dapat tapusin mo talaga. That's yun po, dahil po doon, limited yung time natin sa family. Hindi tayo well compensated, ayan, kahit na po may payroll manager tayo, ang sahod po natin, hindi siya equal dun sa ating
position at experience. And dito po talaga na dahil hawak po natin salary ng ibang tao, grabe, no, makukompare nyo pa talaga yung salary niya sa iba. Parang lagi ko pong tanong sarili ko, parang hindi ako anak ng Diyos. Bakit itong mga anak ng Diyos na sobrang lalaki ng mga sahod, no? And of course, stressful po. Makakita ka ba naman malaking sahod pa kayo sa'yo, di ba? Hindi ka may stress. So, ganun po. Nakaka-stress po talaga ang trabaho namin. Kaya naman po, ito po yung tumatak sa isip ko na kailangan ko talaga, lalo na po during pandemic, guys, tumatak po sa isip ko na ito pong work ko is wala po talagang job security. So anytime po, lalo na during nagtipang pandemic, natakot po ako mawala ng work. Kasi ang question ko po sa sarili ko, what if nawala na po ng work? Ano nang gagawin ko? Am I ready na bumalik sa Pinas? May sapat ba akong ipon? May sapat ba akong pera para makapagpatayo ng bahay? Mailagay sa magandang school ang anak ko? Alam niyo guys, mga tanong na yun, ang sagot is a big no. Kaya po naghanap po ako, guys, hindi po ako, wala po nag-invite sa akin sa IM. Hinanap ko po ang aking grand mentor. Nadaanan ko ang grand mentor ko, si Mentor Sam. Salamat sa kanya, nakita ko ang IM. No? So yun po, no? Kasi talaga po tayo, ang mga tao daw, pag gusto po talaga marami paraan, hahanap at hahanap ka. Kasi ako po, naghanap po ako ng another source of income. Kasi hindi po ako pumayag na single income lang tayo. No? So yan po yung naging dahilan, of course, yung product. Kaya po tayo napasama na napasalit sa ayan. Yung products po, ayan, unang-una po, bukod sa sarili ko, is ang pamilya ko po, guys. No? Kung kayo po may mga nanay at tatay pa, habang nabubuhay po sila, alagaan po natin kalusugan nila. Ah, kami po, nanay na lang ang natira sa amin, pumanaw na ang aming butihing ama. No? So ayan, so hindi talaga ako pumayag, lalo malayo po ako, hindi ko sila nakikita. So dapat po talaga alagaan natin sila. Bigyan natin yung tamang mga sustansya o mga pangailangan nila sa katawan, sa health nila. And yan pong dahilan bakit po talaga ako nag-IM, kasi sa family ko po, no? And of course, ito po, i-share ko lang sa inyo, no? Yung big transformation ng family namin, no? Ito pong isa, yung aking kapatid po, no? Yung sumunod po sa akin ito, na meron pong autism and very violent and also, ano po eh, hindi po siya makatulog, no? Parang laging active po kasi siya. Pero since po na nag-barley ang nanay ko, nag-barley din po siya. And grabe po ang effect ng barley sa kanya. Sobrang tulog niya, sobrang kumalma siya. Yung seizure niya, sobrang nabawasan from 6 a month. Minsan dalawa, minsan isa lang in a month. Napakalaki na po nun. And yung pagsiseizure po niya, hindi po tumatagal, bumabalik niya siya sa sarili niya. Minsan po, pag nagsiseizure po yung isang bata na may autism, sobrang mawawalan po ng malay yun for a few seconds, no? Kumbaga, hindi naman ganun katagal, pero seconds lang. Pero kasi since napansin ko namin, pag since nag-barley po siya, mag-seizure man po siya, super very quick po nakaka-recover ka agad siya. Kaya napakaganda po ng barley, guys, no? Invite namin kayo sa aming Ignite. Magbibigay po ng testimony ang aking mother about that. So excited po kami i-share ang testimony ng family namin. So darating po na Sunday, no? Invite na po namin kayo lahat sa aming LinkedIn Ignite na monthly diesel, no? Para po marinig niyo yung buong detalye ng testimony ko talaga ng aking mother. Ayan. And of course, ito nga pa yung pinipin ko sa inyo, no, bakit po tayo, kahit na po maganda yung position natin at sahod, bakit po natin ginagawa ang IM, no? Guys, ginagawa ko ang IM part-time kasi may full-time work ako. Pero full-time by heart, ibig sabihin talaga, ginagawa natin yung lahat para talagang mag-workout yung IM, no? So ito po yung nakita ko sa isang training na, na pinanood ko, no? Yung law of leverage at law of singleness. Kasi daw po pala, sa law of leverage po, no, ang talaga po kinukuha natin yung time po, no, yung biruin nyo sa law of singleness po, no work, no pay tayo. Yung kikitain po natin in 40 years, kikitain natin in 40 years sa pagiging empleyado, pag tayo po is nasa law of leverage, kikitain lang po natin in 3 days or even in napaka-extreme po, hindi po tayo abutin ng 40 years. Ito lang po yung pagbukas ng mind ko. Later po makikita nyo yung detalye paano po ito na i-explain po ng ating mga speakers. So ito lang po yung gusto kong i-share sa inyo na napakaganda po na nandito sa IM, nandito po ang ano, no, leverage income. Hindi po to income ng pagiging single, no? So yun po, napakaganda. Stay tuned lang po kayo, mamaya marinig nyo po kung paano. And of course po, dahil po dyan, ayan, nakabuo na po tayo ng team. Tayo po ang founder ng Dream Team Ablaze Worldwide. And ayan, may mga nakita, mayroon na rin po tayong mga core leaders sa team natin. And I'm very, very happy po kasi, although hindi naman po ganun kalaki pa ang team namin, we are continuously growing po over time talaga. No? Kaya po talaga kami, binivision, envision po namin
yung team namin lalaki pa po in the coming months and coming year, no? And of course po, yung pag lumalaki ang team natin, kung lumalaki yung pangkita natin. And of course, ito po, hindi po siya grande na income, pero income po ito in a weekly basis. Diba nyo guys, kumita ako dito 36,000 in 1 week, 5 times. Diba, saan pa kayo makakita niyan? Ayan, no, 22,000. Naka 2 times, winning 5 achiever na po tayo. And may inaabangan pa po tayo, 2 na lang po para sa ating Jade Just For You. At isa na lang po para sa ating Just For You for gold. Ayan, mabulda ko. So yan po, nakakatuwa guys. Kasi dito, pag seryoso mong gawin ng trabaho, palakihin mo ang team mo, susunod na po ang income. Ang income po, mag-start tayo ng maliit. At lalaki po yan ang lalaki over time, no? So yan po, no? Ayan po, may kumikita na rin po ako isang week dito, parang 2,000, 3,000, but kumita po tayo dito ng 17, 36,000. No, so iba pa iba po kasi na part-time nga po natin. And currently po, actually hindi pa po to updated. Naka 128 na po tayo ngayon, no? Na income. So pasok pa tayo sa 100 income po talaga. 100,000 income circle. No? Mamaliit pa lang pero proud tayo, no? Kasi ginagawa nga natin to part-time. So yun, ito po yung inspiration po na tinitingnan natin na itong nakita ng income kanina, eh dito po patungo to. Ito ang magiging tulay para magkaroon tayo ng income na nasa 1.7 kagaya ng ating mga grand mentors, no? So yun po, ito po rin po ang mga same na pangarap na gusto po nating abutin. Kaya ngayon pa lang po, kinakongratulate po na kayo. Bakit po? Kasi po nakita niyo po, no, napakaganda po ng pwedeng ibigay po sa inyo o sa ating lahat ng IM Worldwide. Talagang gawin lang po natin ito ng tuloy-tuloy na kumakita po natin yung reward natin towards the end. Ayan, and of course, bago ako mapasabi ng marami, no, ma-penalty ako sa haba ng sinasabi ko, i-introduce ko na po yung ating speaker. Hindi po ako speaker. Nag-speaker lang, no. Nag-share lang ako. Pero ito po, ito pong speaker natin, grabe po ito. Ito po, idulo talaga. Idulo ko to kasi nag-OFW din po sila sa Singapore na mag-asawa. And nagpunta na po sila sa Pinas. And yung reason, no, parang sila nakapag-full-time, ganun din po ang gagawin natin, no? And they are already a multiple travel gadget and incentive achiever. They are a car achiever po. Grabe. 2 million circle already. Emerald Elite Executive. Now a Diamond Elite Executive in the making. The father and founder of Dream Team Worldwide. Ayan po. Ngayon, magkakaroon na kayo ng chance. Makilala ang ating artistaheng mentor, ang aming grand mentor, Mentor Sam Palomo. Mentor Sam, the floor is yours. Thank you, Mentor Armida. Ayan, palakpakan po natin si Mentor Armida all the way from Singapore. Punong-puno ng energy, no? Kahit na, ano na, mag-alas 12 na sa Singapore ngayon. Sa Dubai, anong oras ba? Parang 7:30 yata or 7, basta ganun. So mas maaga pa dyan sa inyo. So sa amin po medyo late na ng konti, pero ayan nyo po at nandun pa rin yung amin pong excitement na makapag-share po sa inyo ng amazing opportunity na mayroon po sa IM Worldwide na makatulong din po ito sa inyo. No? At ako po naniniwala na lahat po na nandito, especially yung mga guests. No? Patype nga po kung i-guest po kayo, yung hindi pa po part ng IAM pa, no? Yung hindi pa po member ng IAM. Patype nga po ng 1 kung ano, kung hindi pa member. Ayan, para special natin mabati po yan, no? Hello po sa mga taga, may maroon tayo mga taga Malaysia, taga Singapore, taga Dubai. Hello po, LA, meron tayong mga taga Canada, US, yan. Kamusta po lahat? At of course, lahat ng mga taga Middle East po yan. So ito po ay hindi lamang para sa mga members or mga guests na from Middle East, pero ito po ay para sa lahat. Yan. Worldwide po tayo. Meron din po sa Cyprus. Yan. Hello po. At I'm always excited kapag tayo po ay nagpe-present, no? Nag-share tayo sa mga kapwa po nating OFW. Kasi sabi nga po ni Mentor Armida, no? Tayo din po ay dating nag-abroad. Yan nga lang ho, ay tayo ay maagang nag-retire sa pag-abroad. Ano po? Eh, kasi talagang napaka grateful natin kay God dahil tayo po ay na-bless with this amazing business na isi-share ko po sa inyo. Okay? So ready na po ba tayo? Ayan. Napakadami po nating mga guests po dito, no? Ang dami nag-type ng number 1.
Hindi ko po alam kung kayo po may nakikita. Ako, ang dami po nakikita. Hello po sa 26 million po nating mga participants dito sa Zoom at sa mga makakapanood po na to sa ating YouTube channel. Hello, kamusta po kayo? And any ano po na kayo po ay may mga katanungan, pwede po ninyong i-chat, no? At pag nabasa natin, masagot din siguro natin po yan mga yan, okay? Meron po tayong taga-Italy. Hello, Ate Marichu, no? Taga-Cyprus, si Mentor Rochi, andyan. Ayan, so alright, so, hindi ko na po papatatagalin, no? Dire-diretso na po tayo. At si-share na po natin sa inyo ang napakagandang negosyo po na nakapagpa-bago po ng buhay ng maraming tao po, no? Ayan, as you can see, ito po yung wife ko, si Mentor Rach Palomo. Bali po kami ay, dati po kami nag-work, no? My wife used to work as a restaurant manager. And ako naman po ay retail manager sa Singapore. Combined experience po namin sa pag-abroad, 10 taon din po kami. At awa ng Diyos po, ngayon po, since 2017, as you can see in the picture po, 2017 po yan. Yan po yung year na kami po ay naging part na nga yung worldwide at naging full-time po dito sa gantong business sa IAM Worldwide. Na isi-share ko po sa inyo kasi ito po yung nakatulong sa amin. No? Kasi one thing na na-realize po namin nung kami po yung nasa Singapore, kami nga ho ay magandang income kasi pares po kami maganda yung work. Pero yun bang hindi siya balance eh. What do I mean by that? Meron po kasing kulang, no? Hindi balance. Kasi nga po, naka-focus po kami sa trabaho, majority of our time na sa trabaho, wala na kami halos na oras sa aming mahal sa buhay. So, yun yung nasa sacrifice. Ano po? Kaya po, awa ng Diyos, dinala po kami sa gantong negosyo na it's very, very rewarding. As you can see po, ayan, nagkaroon po tayo dito ng chance na mabigyan tayo ng travel incentives, makapag-travel abroad ng libre. Kung dati talagang ang sakit sa ulo kapag ka nagtatravel kasi isipin mo, ubos pera, gastos, di ba? Eto po, nakaranas po tayo mag-travel dito ng walang gastos. Sagot ng company. And then, pati po yung bagong MacBook Pro namin ngayon na ginagamit ko ngayon, ito po ay free lang po ng company. At kahit bago yung amin pong iPhone 12 Pro Max, yan po ay bigay din po ng company. So, ganun po kaganda yung IAM Worldwide kasi napakarami niyang pwedeng ipamigay sa'yo because of your commitment, no, hard work, ayan. Eh, talagang doon mo ma-appreciate na ang sarap pala, no, na well compensated ka. Kasi kami po, yung wife ko nakaranas yan ng halos hindi natutulog na sa trabaho yan eh. Pero hindi well compensated, di ba? Eh, ganun talaga po. Pero ang maganda po na to, meron pong company katulad po ng IAM Worldwide na talagang may experience mo na overpaid, hindi ka underpaid. Yan, okay? So, share ko lang din po sa inyo na kami po ay, kumbaga ako personally, ang background ko po, galing po ako sa mahirap na pamilya. Ayan, na bata pa lang po tayo po ay natuto na sa trabahong bukid. Marunong tayo magtalok, marunong gapas, marunong mag-aralo ng bukid. Nakaranas ng isang pirasong tuyo na lang, pinagagawa po namin mga kapatid. At pag wala talagang ulam po, eh ayan, yung kanin nalagyan ng tubig, tapos pampalasa, asin, ang tawag na po namin dyan, lechon. Pagka mayroon po mga kapitbahay, mga kalaro namin na nagtatanong kung anong ulam po namin, ang sagot po namin, lechon. Ibig sabihin, wala kaming ulam. Yeah. So naranasan po natin yung ganyang buhay. Ano? Kami po kasi ay galing sa napakaliit na pamilya. Ano ho? 11 lamang ho kami. 11 po kami magkakapatid. Nabaog ho yung tatay ko kasi dapat isang dosena ho yung plano talaga. Pero kami po ay 11 lamang ho. Okay? So imagine niyo naman ho yung gano'n. No? Ako po ay pang-siyam. May dalawa pang sumunod sa akin. So kumbaga nakaranas talaga ng mahirap na buhay ano? Sa probinsya namin sa Mindoro. Ayan, kaya elementary pa lang, nagtatrabaho na ho ako at hanggang college, no? Naging self-supporting po tayo. At kaya po tayo nangarap din mag-abroad, kaya po tayo napunta sa Singapore 2007. Pero actually, bago po ako nakapag-abroad, nakaranas din po tayo mag-work dito bilang isang high school teacher. Ayun nga lang ho, hindi natin tinuloy kasi na-discourage po ako. Kasi nga, nung nagpanagkukwentuhan po sa faculty yung mga co-teachers, eh, ang kwentuhan, mga taga London daw sila. Eh sabi ko, nako anong sinasabi niya ng taga London kayo, ma'am? Eh taga Mindoro tayo. Eh Sam, kasi ano eh, yung sahod, yung sweldo, wala na halos sa titira, baon sa loan. Marami kaming loan dito. Marami kaming loan doon. Yun pala yung loan doon.
So, sino ba dito ang taga-London? Ayan. Huwag mo nang i-type ha. So, kaya po, nakakalungkot, ano, kasi, kumbaga, eh, ganun po ang sitwasyon ng buhay dito sa Pilipinas, ano. Pero, hindi naman ho, yun ay magiging dahilan para tayo po ay manatiling survival mode lamang, ano. Kaya po tayo nag-aspire na umangat sa buhay pa. Kaya po tayo ay nag-abroad noong 2007, naging retail manager ho tayo. At tayo po ay rumarakit din kasi kahit manager na, malakas ang dating pero walang datong, di ba? Manager, walang manager lang natitira. So one of my clients po sa pagdi-DI ay sabi niya, Sam, di ba mahilig ka sa extra income? Sabi ko, yes, tita. Alright, punta ka sa office ng friend ko, matutulungan ka niya. Simpleng-simple, ganun lang ako na-invite. So pagdating ko po doon, yun pala, networking business. Ako po yung taong pag sinabihan mo ko ng networking, ayaw ko na makinig. Kasi napaka-negative po sa networking dati, no? Kasi yung kapatid ko, nag-networking, mga kamag-anak ko, nag-networking, wala ko nakitang yumaman. Wala ko nakitang naging successful sa kanila. So for me, hindi ako talaga naniniwala. Ano po? So yun nga lang, isang successful na negosyante ang nagpakilala sa akin sa gantong negosyo. Naniwala ako kasi successful siya. Ano po? At dito ko po na-encounter, ito po yung cash flow quadrant na tinatawag. Ito po yung sabi po ng expert na si Robert Kiyosaki, isa po siyang sikat na author at sobrang yaman pong tao na yan. Sabi niya po, there are only four types of people are making money in the whole world, and those people are the employees, the self-employed, the business owners, and the investors. And you have to identify yourself here kasi doon mo malalaman kung nasaan ka. Ano po? So kapag ka daw po ikaw ay nasa left side, which is the letter E, letter S, sabi niya dyan eh, tayo daw po ay survival mode lamang. Ano? Kumbaga, that is the poor side, sabi ni Robert Kiyosaki. Ang rich side po, yung nasa right, itong letter B at letter I. So pag empleyado, pag self-employed, eh talagang no work, no pay. Ano ho? Pag empleyado, pag may trabaho, may kita. Pag walang trabaho, walang kita. Yung mga self-employed po, kahit yung mga highly professional individuals like yung mga doctors, attorneys, ang doctor, walang pasyente, walang klinik, walang kita. Di ba? Ang attorney, walang kaso, walang kita. Even the celebrities. Kaya po tayo umalis sa showbiz. Ano? Kasi showbiz, kapag hindi ka na sikat, di ba? Wala ka ng mga movie, wala ka ng mga teleserye, wala ka ng ano po. So, alam mo yun, no work, no pay pa din yun, ano? At nagtayo ka ng sarili mong business. Eh kapag ka ikaw, nawala ka din sa sirkulasyon ng negosyo mo, eh mawamatay din ang negosyo mo, ano? So, andun pa rin yung salitang employed. Yun nga lang, wala ka ng amo dito, no? Sa letter S, ano po? But still, yun po yun. No work, no pay pa din. Walang leverage kung tawagin. Kasi alam nyo po, ang sekreto po ng mga umaasenso yung mayaman na tao, ay marunong mag-leverage. So, marunong i-apply yung salitang law of leverage. So, the good news is, ito pong negosyo po natin, ito po ay napabilang sa letter B, big time business. Okay? At ang maganda po na to, hindi mo kailangan maglabas ng big time na capital para kumita ng malaki sa ganito negosyo. Kaya po ito pinopromote ni Mr. Robert Kiyosaki kasi nga po, this is the business for mass people. Kumbaga, sa pangmasang, I mean, pangmasang negosyo, ano po? Kahit sino pwede makasali, ano po? Pwede kumita ng milyon sa negosyo na to, pero hindi mo kailangan maglabas ng milyon-milyon para kumita dito. Ganun po kaganda yung atin pong negosyo. Alright? So, kaya po, kapakilala ko na po sa inyo, ang company na nakapagpabago ng buhay po ng napakaraming tao in just about 4 years po in the business. So, ito po, welcome sa I Am Worldwide, the home of hope, which stands for the health, opportunity, prosperity for everyone. Okay? So, for everyone po ito. Para po sa iyo to. Okay? Yan po yan ang nakalagay dyan for everyone. So maging sino ka man, ayan. Kahit sino ka, anong background mo, wala po kasi akong experience sa ganyan. Hindi po kasi ako magaling magsalita. Hindi po kasi ako marunong sa sales o sa marketing o alam mo yan? Takot po ako sa tao. Ano pa? Eh hindi ako magaling, hindi ko din yan. O basta kahit anong sabihin niyo po. kahit sino ka. Okay? Pwede ka dito. Yan. Eh, PWD po ako. O, pwede pa rin. Walang discrimination sa negosyo na to. Ano bang requirement po dyan? Willing ka. Yan. Ang requirement po dito, willing kang matuto, willing kang turuan, willing kang maabot ang mga pangarap mo. Gusto mo ba talaga? Yan ang mga requirement lang dito. O, ang tanong, meron ka ba nun? Qualified ka ba? Diba? Sino po dito yung talagang seryoso na gustong makuha yung kanyang mga pangarap sa buhay?
Patype nga po ng I am blessed. Yan. Kasi blessed ka po. Kasi yung iba nga, oh, hindi na kaya mag-zoom. Eh. Diba? Yung iba, hindi na kaya pumunta sa ganito. Kahit mag-zoom na lang, hindi na kaya. Bakit? Nakaratay na eh. Diba? Kaya nang po ako certain, napaka-blessed yun po na nandito ka. Na-invite ka po. Diba? Malakas katawan mo. Diba? Blessed ka na nandito ka. Kasi ako po, nakaranas ako na maano. Ano po ako eh, COVID-19 survivor po tayo. Kahit almost 1 month po akong hindi nakakapag-zoom. Kasi talagang hindi kaya. Baka yung katawan mo bagsak. Di ba? So, ang swerte po natin lahat. I mean, we are so blessed. Lahat tayo po na nandito. Kasi malakas katawan mo, nakakapag-zoom ka. Di ba? So, at saka may chance ka ngayon na ma-bless ka ng napakagandang negosyong I am worldwide. Okay? At ang sabi po dito ni Heart Evangelista, success is having the right partner, which is very true. Totoo po ito. Pansinin niyo po. Na, di ba, napakaraming tao gustong-gustong umasenso, gustong yumaman. Pero bakit po marami pa rin sa buong mundo na hindi nangyayari yun? Kumbaga, mas marami pa rin yung naghihirap kaysa sa yumayaman. It's because, you know, success is having the right partner eh. Tayo na lang mga Pilipino, marami tayong kababayan, matatalino, magagaling, di ba? Multi-talented, hindi naman yung mayaman, hindi umasenso, bakit? Eh kasi, di ba, magaling ka, matalino ka, pero nandyan ka sa company na nagsusurvive ka lang. Paano kaya yaman kung survival ka lang? Tama? Kumbaga sa ano eh, kahit anong sipag mo, hindi mo nakukuha ang pangarap mo, bakit? Kasi pangarap ng boss mo ang trabaho mo, di ba? The company's vision and mission. Di ba? Yung kung ano yung goal ng company, yun ang tinatrabaho mo. Unlike sa IAM Worldwide, ang primary goal po dito, yung lahat ng taong makikipag-partner sa IAM o sasali sa IAM ay yumaman. Okay? Yan ang goal dito. Lahat ng sumali dito at maniwala, gawin ito ng seryoso ay yumaman. Yan ang goal dito. Ang yayaman yung mga distributor, yung mga member. Okay? So, kaya success is having the right partner. All right. So, as you can see po, ito yung mga ambassadors po natin. No? Andiyan si Tony Fernandez, Piolo Pascual, Liza Soberano, Babing Clint Moffat, Heart Evangelista, si Senator Manny, nandiyan po, si Idol Rafi Tulfo, at si Ms. Jinky Pacquiao. Siyempre, no? Nandiyan, no? At si napakapuging Ian Veneracio. Di ba? Yan po mga yan, ang mga kapartner po natin dito. No? Mga ambassadors po natin. Okay? Ganun po kaganda. Ibig sabihin, kung legit ba yan? O, ito bang mga to sa harapan mo po? Ha? Makikipag-partner sa hindi legit? Di ba? O, ikaw, Mr. Manny Pacquiao, bilyonaryo, magtitiwala ka ba sa hindi legit? Di ba? Ganun lang kasimple yun. Eh. Di ba? Itataya mo ba pangalan mo sa hindi sigurado? Ayun, you know. So, secured na po tayo. Right? Okay po. So, ang ating po mga products ay high-end quality, no? Kasi galing po ng Australia po mga products po natin. So, kaya po tayo super brands. And ito po yung founders po ng company, si Mr. Alan Marvineder at si Ms. Aika Lorraine Uy. Sila po ay may combined experience na nasa 20 plus years po. At talaga pong ang naging mission po nila, magtayo ng isang kumpanyang magiging pinaka marami ang matutulungan in terms of sa kabuhayan of course and pati sa kalusugan siyempre. Kaya po nag-develop po sila ng napakagandang compensation plan, okay? Or yung marketing plan or yung kitaan kumbaga, yan, kitaan program, di ba? Prosperity program na meron po sa IAM Worldwide. Na talaga po ito po ang tinatawag naming the champion ng compensation kasi kapag tinapat mo po ito sa napakaraming ibang company na nag-exist ngayon, nako po, napakaganda, napaka-superior po ng marketing plan. At kaya po ang nangyari, nagkaroon po tayo ng history. Ayan. First ever company sa Pilipinas na isang taon pa lang, nag-anniversary na kagad, MOA Arena. Wala pa po nakakagawa ng ganyan. Second anniversary, Araneta Coliseum. Third anniversary, sa Itbulaga. Wala pa po nakakagawa niyan. IAM pa lang. At ito po, ang pinakamatindi niyan. Fourth anniversary ito. Mahigit 5 million ang pinamigay. May 4 na sasakyan. Kasama na dyan yung FJ Cruiser. Brand new po yan. Pinamigay lang po ng company.
Meron na pong 134 millionaires ang na-create. Sa madaling sabi, kada buwan may tatlong nagiging milyonaryo sa ayang worldwide. Oh, malay mo, ikaw na yun. Yung isa. Di ba? Ikaw na yung susunod. Oh, meron po ditong 136 car achievers. Ibig sabihin, kada buwan may tatlo hanggang apat na nagkakaroon ng bagong kotse. No? Ayan, oh, kahit may pandemic. Kahit may pandemic, mayroon nagkakaroon ng bagong kotse. Meron nagkakaroon ng bagong supercar, sports car, house and lot, bagong milyonaryo, sayang worldwide. Well, nakakalungkot siyempre na may pandemic, marami na apektuhan, marami nagsaradong business, marami na wala ng trabaho. Pero, dapat po yung ating faith kung baga, hindi mawala. Na in every problem, there's a solution. So, kung may problema, laging may maganda pa rin titingnan dapat. Yung solusyon yun. Di ba po? Ayan po yun. Kasi sa gitna po ng pagsubok na to, pwede pa palang yumaman. Pwede pa rin palang umasenso. Sa napaka maayos na paraan. Diba? Hindi mo kailangang maging corrupt official. Ah, diba? Hindi mo na kailangang mangnakaw ng mga kaba ng bayan. Diba? Alam mo yung ganun? Wala nang ganun. Eto, pag-partner ka sa IAM, legit business, pwede kang yumaman sa ganitong business. Okay? So, usapang health muna tayo po. Kasi alam naman ho natin na lahat po tayo, pinahahalagahan po natin ang ating kalusugan. Tama po ba? Do you agree na yung ating pala pong kalusugan daw po ay kayamanan natin? Patype po ng one, yes, one na lang, para madaling itype. Kung naniniwala ka po na health is wealth, sige po, type niyo po yung one. So kung naniniwala ka, dapat meron tayong ginagawa. I mean, we're taking care of our health, di ba po? So let me just orient you guys. Ito po. Ito po yung dahilan bakit po tayo nagkakasakit. Ano? Number one na dyan yung stress. Ano po ba yung stress? Kapitan, U-T-A-N-G. Utang, di ba? Pag may utang ka, na-stress ka, di ba? Lumalabo paningin mo, makakasalubong mo yung inutangan mo, hindi mo makikita eh. Tama, di ba? Ano pa? Si Judith nakaka-stress. Judith ng mga bills. Di ba? Nakaka-stress yun. So, ang stress po, isa sa pinanggagalingan ng sakit. Unhealthy food. Siyempre, alam naman po natin mga pagkain ngayon. Ako po. Kahit ano na lang. Di ba? Wala tayong... Ang gusto natin masarap. Wala tayong pakialam kung delicious or kung nutritious. Ang gusto natin delicious. Di ba? O, walang exercise, pollution, exercise. So, hindi na natin kayang iwasan yan. Ang kailangan natin po, labanan na lang yung mga yan. Kasi given na yan. Ito po nakakatakot. O, tinan nyo. One person die of stroke every 9 minutes. O, kaya medyo kung ano mang ginagawa mo ngayon, ha? Nakahiga ka ba, nakaupo ka, galaw-galaw na ng konti. Ha? Kasi one person die of 9 minutes. Eh. O, every 9 minutes, may na-stroke. Naku po. 276 Filipinos die of heart disease every day. 9 people are diagnosed with cancer every hour. 61 people die of diabetes every day. And 5 people die of respiratory disease every hour. Yan po ay hindi galing sa akin ha. Galing po yan sa Department of Health at yung pong WHO. Okay, pero good news naman. Bakit po? Kasi lahat ng mga nabanggit natin pangunahing kinamamatay ng tao sa mga sakit na yan, yan po lahat ay kayang labanan. Ano ho? Ito po. Sabi po dito, more people are getting sick, di ba? Yung mga nabanggit natin kanina. Yan po lahat ay preventable only if we get enough nutrition to keep our body healthy. Kaya pala kailangan natin po mag-take ng supplement kasi po, hindi na nasusupply sa katawan natin yung tamang nutrisyon. Yan, di ba? So, kaya mayroon tiyatawag na food supplement to supply the right food for your body. Ganun pala po yun, okay? So ito po siya. Ito yung discovery po no sa ng atin pong Japanese scientist and doctor. Sabi niya po ni Dr. Hagiwara. Ang barley daw po, na ito yung pong main product natin no, recognized by science as the most nutritious of all plant foods containing a broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acids, enzymes plus chlorophyll, phytonutrients, phytochemicals that our bodies require for the proper functioning of organs and immune system. Sa Tagalog po, nasa barley po ang lahat ng kailangan natin. Yan.
To be exact, that's 68 micronutrients in our barley. Okay? Ibig sabihin, ang lahat daw po, no, ng kailangan ng katawan po natin ay matatagpuan po natin sa barley. Yan, para properly mag-function yung body natin. Ibig sabihin, pwede natin makuha sa barley. Yan. Okay? At nung unang panahon, yun pong barley pala po, eh, yan po ay kinakain na nung unang panahon. Panahon pa rin na Abraham. Eh, no? Nasa promise land ka po yan eh. For the Lord God is bringing you into a good land, land full of wheat and barley, milk and honey, in which you will lack nothing. Okay? Even sa paghihimala ng Diyos, feeding of the 5,000 people with 2 fish and 5 barley. No? Grabe, no? So, ganun po kaganda. Kaya po nung unang panahon, ang buhay po natin ay sobrang haba. Mahigit 100 years old ang buhay ng mga tao. Normal. Ayan. Eh ngayon, abnormal na kapag inabot ka pa ng 100, di ba? Kasi ang mortality rate po ngayon, 60 na lang eh. 60 to 70. Maswerte pa nga kung makakatungtong ka pa ng 60 eh. Oo. Di ba? So, ito po. Yung ano bang gagawin ng barley sa katawan natin? Number one, yung immune system. Palalakasin niya ho yan. Kaya po kami, sobrang grateful po kami sa barley po na to. Kasi nung kami po ay nagkaroon ng COVID-19, talaga pong nilalaklak namin literal. 2 sachet sa umaga, 2 sachet sa tanghali, 2 sachet sa gabi. 6 na sachet maghapon. Laklak talaga yan. Awa ng Diyos eh, hindi naging severe yung amin pong COVID. Ano po? Kumbaga eh, nakayanan namin na mag-home quarantine lamang. So, nakatulong syempre po yung ating amazing barley. Detox yan. I-detox ka po niya. Kasi marami tayong toxin sa katawan, hindi natin po nailalabas. So ito po, kaya niya pong tulungan yung katawan mo na i-detoxify ka. Linisin yung loob mo. Imagine mo, araw-araw ko naliligo, di ba? O what if isang linggo ka nang hindi naliligo? Di ba? Ang layo mo pa lang, amoy na amoy ka na. Di ba? So, ganun din po sa ating colon. Yung colon po natin, kapag ka hindi mo yan detox, dapat 2 to 3 times a day ang pag bowel movements mo, no? Marami sa atin ang bowel movement, dumudumi. 'Di ba? Every other day, once a week, once a month, once a year, every birthday, thank you Lord, birthday ko na naman, mapupupo na naman ako. 'Di ba? So, marami sa atin ganoon, constipated. Isa po din sa dahilan bakit nagkakasakit tayo, kasi toxins 'yun, hindi mo na ilalabas sa katawan mo. Oh, ayan po, no? And then alkaline. Ang katawan po natin ay alkaline. We are an alkaline body. Yun nga lang, dahil nga po sa ating mga, sa lifestyle natin, nagiging acidic body na tayo. So ano mangyayari? Kapag acidic yung body mo, prone ka sa mga sakit. Yan. Ang gagawin po ng barley, i-neutralize niya po yung acidity ng body natin. Yan. Ganun ang ginagawa niya. At nakakatulong din po ito sa weight loss. Okay? At ito po ang living testimony natin. Sabi ni Maritone Fernandez, I was diagnosed with breast cancer at sinabi sa kanya, 5 years na lang daw yung chance niya ma-survive. So that was 2001. Nasa 30 plus years old pa lang siya niyan eh. Maliit pa yung kanyang anak. Sabi niya, buti na lang matigas ulo niya. Bakit? Kasi nga sinabihan siya ng doktor eh. Huwag kang inom ng kahit anong herbal. Nag-research, hinanap niya, anong pwede kong inumin para humaba ang buhay ko, para malabanan ko tong cancer na to. Ayun, nakita niya po yung barley. Saan mo matatagpuan ang barley na pinakamaganda, high quality? Australia. Australian barley po ininom niya. Sabi po niya, barley did not save my life, it gave me a new life. So I decided to take barley every day for the rest of my life. Hanggang ngayon po, 20 plus years na, cancer-free si Ms. Maritone. Grabe, no? Ito naman po ay stage 4. Mas matindi naman ho ito. Si Ms. Maritone, stage 2. Eh. Ito stage 4. Ito po, pinaalam niya sa kanyang oncologist, sa doctor niya. Dok, pwede ko po rin bang inumin to kahit, ano, kahit na nagki-chemotherapy ako. Awa ng Diyos, eh, pinayagan po siya. So, siya po ay natulungan ng ating amazing barley. Yan po ay family friend po namin sa Canada, si Ms. Genevieve Capuso. Ngayon po, isa po sa core leaders po namin yan. Grabe. Kasi noong 2019 na talaga nag-diagnose siya,
talagang nilaklak niya yung barley po natin. Hanggang ngayon, magbo-barley po yan. And ngayon, napakalakas niya po. Yun po yung kagandahan po doon. Okay? And of course, si Idol Rafi Tulfo, no? Lagi niyang pinopromote po yan, yung ating amazing barley. At ito po yung ibang variant ng barley po natin. Meron tayong choco barley, meron tayong barley na coffee, at yung barley natin ay powder form po yan. No? May capsule din naman po tayo. At meron din po tayong mga beauty products, yung beauty soap, body and face cream, at meron din po tayong slimming juice, ayan, at meron din po tayong for brain and beauty, yan, yung acai berry extract with collagen, yan. At meron din po tayong immunergy, ito naman po yung, kasi di ba, dahil sa pandemic, yan, sabi ng mga doktor, inom kayo ng vitamin C, di ba, tapos vitamin D, ganyan, zinc, yan, pinagsama-sama na po, nandyan, meron na po yung sinamahan pa ng moringa po yan, okay? At ito po, meron din po tayong product ni Senator Manny po, no? Yung Impact na charcoal soap, tapos po yung pong perfume and body spray. Yan. And usapang opportunity na po, ito na po pinakihintay ng lahat, di ba? Yan po ang itsura ng bahay po namin sa right side. Kung makikita mo, di ba? Punong-puno ng products. Bakit po? Eh, kasi po, ganyan kalakas po ang ating negosyo. Booming po ang negosyo natin. Nung dati, wala pang pandemic, talagang malakas na. No? Mas lalo pang lumakas noong nag-pandemic. Bakit? Maraming tao natakot, no? Kasi syempre, natakot sa pandemic, natakot sa COVID, di ba? Umiinom na ng mga vitamins ngayon, nasusupplement na. Ayan, lalo lumakas yung ating negosyo. Diba? Kasi we are providing, di ba? What is essential to people, which is yung food supplement na kailangan po natin lahat, di ba? Kasi talagang promise, kailangan ng tao ngayon ng mga supplements. Di ba po? So, simple lang, paano kumita sa Ayang Worldwide? Number one, bili ka ng products. Number two, gamitin mo siyempre. At pag ginagamit mo na siya, alam mo yun, automatic na lang sa'yo magkwento. Oh, eh kahit nga walang kwenta, kinukwento mo, ito pa kayong may kwenta, di ba? Makukwento mo yan. Di ba? Oh. Tapos po, aralin mo negosyo. Kung talagang gusto mong kumita ng malaki, gusto mong yumaman sa gantong business, aralin mo. Wala ka naman siguro mapapanood na ini-interview, no? Halimbawa, si Mark Zuckerberg, o kaya si Bill Gates, di ba? O kaya si Jeff, yung mga top billionaires natin, in-interview. Bakit kayo yumaman? Ano sikreto? Ano sagot? Eh kasi wala akong alam. Kasi hindi ko inaral. Walang ganun. Master nila yung kanilang ginagawa. Kasi ganun din po dito. Aralin mo yung negosyo. At para automatic yung ma-maximize mo yung 13 ways of earning. Ganun po kaganda ang negosyo natin. Okay? So ano pa ang benefits pag ikaw ay naging part ng Ayang Worldwide? Diba 100% bawi mo na. So ito po ang negosyo ng wala kang lugi. Okay? Bakit? Kasi bumili ka na ng produkto eh. Para ka lang na malengke, para ka nag-shopping. Na bumili ka ng produkto, yun. Eto, ganun din. Bumili ka ng produkto, automatic, may bonus ka pang negosyo. Okay? At pag bumili ka ulit ng produkto, automatic naman 50% discount na. Ang galing, di ba? Kasi automatic ka member eh. At wala ka pong membership fee. Walang renewal yan. May mga company kasi may membership fee. Babayaran mo yung membership fee, bibili ka pa ng product. Sa atin po, wala na membership fee. Automatic, pag nag-join ka, pag bumili ka ng package, ang binayaran mo lang yung products, pero lahat ng benefits pasok na sa'yo. Okay? Mamomonitor mo na yung negosyo mo online. Magkano kinikita mo, sino mga members mo, sino bumibili ng products, pwede ka mag-online din ng order, ganyan. And then, yung world-class training, mentorship, and coaching, yan ay libre din. Napakalaki po ng ginagastos ng iba dyan. Dito po, libre po yan. Wala pong bayad, may mag-mentor sa'yo. May magtuturo sa iyo, walang bayad. Paano kumita, di ba? Paano lumaki ang income, paano yumaman sa gantong business. At itong pinaka-paborito namin, lifestyle incentives. Libreng pabahay, libreng kotse, libreng travel, kahit gadgets po, libre. Okay? And then yung prosperity program, pandemic-proof business, and proven, tested yung I Am Success System. Alright? So, ito po yung mga packages po natin, no? Meron po tayong 198,800. Ito po yung pinakamataas na package. Pero siya po ay isa sa pinakamabendang package. Bakit kamo? By the way po ha,
198,800 ang halaga ng produkto mo diyan, nasa 200,000. So doon pa lang bawi na, 'di ba? Para ka nang bumili bumili ka lang talaga ng products, 'di ba po? At bakit 'yan ang isa sa best sellers natin po? Dahil nga meron po siyang exclusive na product voucher wherein you can avail buy one take one. Oh, okay, tingnan niyo ha. Member ka na. Pag bibili ka ng product, 50% discount. Kasi member ka na eh. Eh dahil Jade member ka. Pag bibili ka ng product, dahil Jade member ka, bukod sa 50% off, buy one take one pa. San ka pa? Oh ha? Kaya dyan po, maraming nag-join sa amin. Jade. Yeah. Next naman po, may mga mabababang package naman po tayo. Okay, maganda. Meron po tayong 112,000 platinum. Meron po tayong 44,800 gold. Meron din po tayong 16,800. Okay? So, imposible naman na 16,800. Wala. Ay, wala po kasi ako niyan, mentor. Hirap ng buhay ngayon. Ay, nako po. Alam niyo po ba? Kung wala kang 16,800, mas kailangan mong gawa ng paraan na makasali ka sa negosyong ito. Bakit ka mo? Kasi kung ngayon, problema mo 16,800, alam niyo po, balikan mo mga nakaraang taon, tanungin mo sarili mo, problema mo pa rin yan, di ba? Oo nga, ano? Last year, ang problema ko, wala pera, kulang pera. Alam niyo po ba? Ang problema ng tao, dalawa lang naman umiikot daw eh. Ano po? Isang problema na kulang pera, walang pera, kulang pera, wala pera, di ba? Maraming tao, 95% of the world's population, yan ang problema, kulang pera, wala pera, kulang pera, wala pera. Pero may 5% of the population na ang problema, sumusobrang pera, ang daming pera, sobra-sobra pera, maraming pera. Anong gusto mong problemahin doon? Di ba? O kung nakikinig ka, sige nga, type mo. Anong gusto mong problema? Sobrang pera o kulang pera? Tama? Parehas problema yun eh, no? Parehas problema yun. Pero yung isa, good problem. Dalawa na po ang kotse namin. Anong problema namin? Anong pangatlong kotse namin? O, di ba? Sarap problemahin yun. Ano kaya yung pangatlong kotse? Kasi mayroon na naman eh, incentive eh. Di ba? Ang sarap problemahin yung ganun. Kaysa doon sa problema mo, lagi walang pera. Lagi kulang pera. O, tapusin mo na yan. Ito na yun, oh. Eh, tandaan mo to, ha? Kapatid, tandaan mo to. Wala kang 16,800 ngayon, hindi ka makasali. Hindi po ako makasali kasi kahit yung pinakamababa po ninyo, wala ako niyan eh. Naku po, di ba po ang problema, pag hindi na solusyonan, mananatiling problema. Tama po ba? Diba na rin sabi, kung wala kang pera ngayon at hindi mo gagawa ng solusyon, ay mananatiling yan pa rin yung problema. Magkita tayo next year. So, sa-zoom tayo ulit. Next 2 years, 3 years, parehas pa rin yung problema mo, promise. Kasi hindi mo na siya na-solusyonan ngayon. Ako po yung naniniwala, ang taong gusto, may paraan. Promise. Ang taong ayaw lang naman, yung maraming dahilan eh. Alright. Paano na kumita? Dahil nga po, napakalaki ng ating discount sa product. 50% po. So 100% yung profit mo niya. At alam niyo ba, marami po dito na yumama na benta-benta pa lang. Kasi ito ha, diba? Isang box isang araw, 15,000 ka kagad. 15,000 ang kita mo. Isang box ng barley. Kasi 500 ang kita mo isang araw. Oh. Magkano lang naman ang kita ng iba sa trabaho nila? Dalawang box kasi isang araw, magkano? 30,000 na agad. 30,000. Tatlong box kasi isang araw, magkano isang buwan yan? 45,000. Isang buwan. Tatlong box lang ng barley kada araw. Alam nyo ho ba, marami po dito, okay, mga top na direct sellers namin, kayang bumenta ng 20 boxes isang araw, 30 boxes, may 40 boxes, may 50 boxes isang araw. Oh, eh kung 10 box na nga lang, magkano yun? 5,000 kada araw. Tinan mo ha, 5,000 per day na lang. Oh, 5,000 times 30 days. Meron kang 150,000 income mo pa lang sa benta-benta. Ang tanong, mabenta ba ang product? Siyempre naman. hindi naman dadami millionaires dito kung hindi mabenta product. Effective na, sikat pa yung produkto natin.
Ang ganun siya, no? Oh, at lubos-lubosin natin. Ito po yung referral system. Okay, anong gagawin mo? Referral. Magre-refer ka lang. Mag-i-invite ka lang. Mag-share ka lang. Hoy, Mare. Alam mo ba, nakatend ako ng seminar sa online lang, sa online, sa Zoom. Ang ganda, Mare. Grabe, hindi nababaliw ako. Grabe, Mare. Ang ganda-ganda niya. Alam mo yung ganun? Ay, yung kwentuhan mo. Naku-curious. Dahil sa kinakwento mo. Ano ba yan, Mare? Parang mukha ka nga talaga nababaliw dyan. Ano ba yan? Basta, Mare, hindi ko kaya ma-explain. Ang gwapo pa ng speaker, Mare. Para siyang, ano, yung Korean star. May ganun pa, no? Tapos, umattend siya. Diba? Napa-attend mo. Nakikinig lang din siya. Nag-i-enjoy nga lang din siya, eh. Pwede nakaupo, pwede nakahika, di ba? Basta nakikinig siya, oh. Naku, nagustuhan niya po. Bumili ng jade, oh. Oh. Imagine mo, hindi naman ikaw nagpaliwanag, may 20,000 ka. Hmm? Platinum 9,000, gold 3,500, silver 1,500. Depende po kung anong package. Unlimited po yan. Kahit ilan. Di ba? Ganun kaganda po. Nagkwento ka lang or nag-invite ka lang. Hindi naman ikaw ng paliwanag. Eh, tayo po, everyday, mayroon tayong gandong presentation. Monday to Saturday to, eh. Di ba? Mag-invite ka lang. Hmm. Ikaw ba nag-explain? Hindi. Di ba? At ito po. Ang kailangan mo po, apat lang. Walang time frame po yan, ha? Kahit kailan mo makompleto yung apat. At unlimited po yan. Ibig sabihin, ganito siya, no? Sa mga kaibigan mo, pwede yan. Kahit sino. Kaibigan, kamag-anak, kakilala, kumari, kapitbahay, kahit sino po. Okay? Apat na refer mo. Gold, 60,000 ka. Apat na refer mo. Platinum naman ang kinuha nila. 152,000 ka. Apat na refer mo. Jade naman ang kinuha. 300,000 ka. Alam mo po ba dito, may mga nakakakuha po ng ganyan. Isang linggo, isang buwan, apat, di ba? Marami po. Proven and tested. Pag silver naman, lima ang kailangan mo. Yun yung pinakamababa, no? 24,500. Okay? Ito po, compare po natin sa ibang company. Kaya po tinawag na champion of compensation ng IAM kasi po, apat lang, 300,000 ka na. Sa iba, apat mo, 40 to 64,000 lang. Eh di, ang layo ng difference. May flash out pa sa iba. 0-0 ang points mo pag na-flash out. Dito, walang flash out. Ibig sabihin, hindi masasayang yung effort mo. Ganun kaganda po. Oh, di ba? Mayroon pang taon-taon, bigyan ka kotse libre. Oh, marami na pong ganyan nakakukuha sa amin. May kotse, may housing land. Ayun, no? Tapos yung mga, grabe naman to, oh. Black Diamond, no? Ayan, no? Kaya pala naka Lamborghini na si mentor Richie Capilli namin, no? Black Diamond yan, no? Grabe naman to. Di ba? Hmm. Eto pa, in the middle, meron pang another free car. Oh, ito po na, eh, yan po yung nangyari sa amin. In the middle of the pandemic, nagkaroon po tayong bagong kotse, nagpromote po tayo ng rank, karoon tayong bagong iPhone, bagong laptop, karoon tayong passive income. Yan po yung masarap, no po? Yan ay maliit lang po yan. Kumbaga, yan ay patikim pa lang yan sa amin kasi marami sa amin po, grabe, 1 million na isang linggo, eh. Nakakasabog ng utak, eh. Pero kasi negosyo po tayo, ha? Sa negosyo kasi, normal yung ganyan, mga million-million, o normal yan. Pero sa trabaho kasi, naku po, wala na, talagang imposible. Pero sa mundo ng negosyo po, possible po yan. Ayan, maniwala po tayo dito, no? Maniwala ka din na deserve mo yung freedom. May oras ka na, may kita ka, may pera ka pa. May pera ka na, may oras ka pa. At healthy ka pa. Marami kasing tao, hindi balance yan, eh. Maraming oras, walang pera. Maraming pera, walang oras. Hindi balance. So dito po namin na-realize na sa IAM Worldwide, pwede kang tulungan, mabalansi po yan. Marami ka ng pera, marami ka pang oras. At healthy ka pa siyempre. Kasi para po sa amin, ang IAM Worldwide, hindi po ito bread and butter. Ito po ay buffet namin. Kasi ganito na lang siya kasimple. Diba? Pag sinabing bread and butter, bread lang at butter. Pag sinabing buffet, buffet talaga siya. Ang daming pagkain, ang daming choices. Tama? Ikaw bahalang ano yun, magsasawa ka na, di ba? Busog na busog ka na yung pagkain, parang hindi nauubos. Yun po yun. Yun ang buffet. Kasi ganito, imagine mo ta.
Halimbawa, 20,000, nagkakasya sa iyo sa isang buwan, nabubuhay ang pamilya mo. 30,000, 40,000. Eh, what if isang linggo mo na lang income yan? Or minsan isang araw na lang. Anong buhay mayroon ka nun? Yun po ang ibig ko sabihin na buffet. Okay? Tayo po yung nakakasama din sa top. At hindi lang po yan. Pati po yung mga members po natin. Yan. Yung member natin sa Sweden. Yan. Power couple. Kasama sila sa top. Kahit bago lang po sila. Ito, bago lang din po sila. Nakasama din sila sa top. Ito po, 15 years old lang po ito. Taga Canada. Nakasama din sa top. Yan po. At ito po yung mami niya. Ito, best example namin to eh, na mataas ang posisyon, mataas ang sweldo, pero seryoso sa business. Bakit? Eh, kasi nga siyempre, kahit ikaw pa yung may mataas na posisyon, may malaking income, no work, no pay ka pa din. Diba? Eh, hindi katulad sa negosyo natin na to, may passive income, may leverage income. Yan. Ito po naman kasamahan natin sa team na nagkaroon ng mga Apple gadget. Yan. Mayroong iWatch, may iPhone, may iPad, may MacBook Pro. Yan. At ito po yung best friend po ng wife ko, no? Yan, naging millionaire circle na rin po siya. Siya po ang pinakaunang millionaire circle sa Sweden. Yan. At Ruby na rin po yung rank niya. At ito po yung isang member po namin na nakasama sa profit share po ng company na Let's Do 8248. Yan. At ito po naman yung aming celebrity member from Italy. Italian model, actress, and beauty queen. Yan. Napatry ng product na gustuhan kasi marami din siyang nararamdaman sa katawan. Okay? So, yun. Sumali. Nag-join. Yan. And ito po, kilala sa pangalang Liza Soberano. Ang tunay po niyang pangalan, Hope Elizabeth. Yan po, nag-just for you siya at nag-sapa yan. Na-promote pa yung rank niya. Ibig sabihin, big time na celebrity pero ginagawa ang I Am Worldwide Business ng seryoso. Okay? Galing na. Ito naman po yung sa team namin na po. Na ito po yung mga elite executives ng team. Yan. Mapapansin po ninyo, iba't ibang flags yan, no? Merong Singapore, merong Cyprus, may Canada, may Sweden, may Philippines, merong UK, meron dyang Germany. Yan. Yan po yung team natin. Worldwide po yung team natin. Ano ho? Yan. And then, ito po, full support naman tayo sa online natin po. May sarili po tayong YouTube channel. You can subscribe to our channel po, Dream Team Worldwide. At meron din po tayong sariling page or fan page. Ayan po, pwede niyo pong i-like, follow po. Lahat po na to ay kumbaga nandun po para sa inyo din po yan. Makikita niyo po yan. Yung mga support natin, mga trainings natin, nandiyan po lahat yan. And this is for everyone. Okay? Sabi po sa Jeremiah 20:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." So, sabi, sabi, paniwalaan mo lang, ha, na ang Diyos ay gusto kang payamanin. Okay? Para po ikaw ay mabless talaga. Kasi depende sa paniniwala mo yun eh. Kung naniniwala ka, kaya nga diba, there can be miracle if you believe. Yes. Nasa Bible naman po yan, sabi ng Diyos, na let it be done according to your faith. Yan, di ba? So, mangyayari daw po yan kapag ka ikaw ay naniwala. Okay? So, kung ikaw ang paniniwala mo, ang buhay mo ay walang pagbabago, pares lang, kung pinanganak na mahirap, hanggang ngayon mahirap, mamamatay na mahirap, eh, talaga wala tayong magawa dyan. Kung talaga yan ang paniniwala mo, ano po? Pero maniwala ka na mayroon pagandang pagbabago, kaya. Ha? Kasi yan naman po yung gusto ng Diyos sa atin. Sabi po dito ni Richard Branson, isa pong bilyonaryo, sabi niya po, "If somebody offers you an amazing opportunity, just like I Am Worldwide, but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later." Tama naman eh. Ang maganda naman sa I Am, eh, walang lugi. Sali ka, bili ka products, aralin mo next time. Pwede ganun. Yan ang maganda, no? That is according to Richard Branson. Sabi naman po natin dito, when you're online, oh, lagi ka naman nag-online eh. At kapag ka ikaw ay hindi kumikita na nag-online ka, ang laki na nami-miss out mo. Kahit yung mga katutubo dun sa amin sa probinsya, yung mga tawag namin, Batangan, Mangyan, yan. Mayroon ng sariling online account, Facebook. Imagine mga katutubo. Masimin, ang mundo natin ngayon, nandun na talaga. Nasa online world na tayo. Ang tanong lang kasi, ikaw ba yung nag-online na kumikita sa pag-online? O ikaw yung nag-online ng wala lang, naubos lang yung oras, di ba?
So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyo at sana po ay natulungan kayo na ma-open yung mind po ninyo, makita po ninyo ang opportunity na kapagbabago ng buhay ng napakaraming tao po dito sa IAM Worldwide. And I hope and pray na kayo na po ang susunod na magkukwento naman ng sarili po ninyong success story. So, maraming salamat po. To God be all the glory. This is yours truly, Mentor Sam Palomo, and I am Worldwide. Back to you, Power Host. Thank you, Mentor Armida. Ayan. Thank you so much, Mentor Sam. Guys, bigyan naman natin ng masigabong palakpakan. Virtual cup naman siya kay Mentor Sam. Super. Grabe, no? Nakakatuwa. Wala ang kakupas-kupas ng ating grand mentor. Super, ano, no? Ang ganda ng presentation. Dire-diretso. And hindi ka pwedeng, ano eh, sabi nga nila eh, hindi makikinig at hindi tumitig sa slides, no? So, guys, ayan, nakita natin gaano paganda ang ating mga products, no? Nakita natin kung gaano ka-importante ang products sa health natin, health ng family, di ba? Ayan, may personal testimony pa si Mentor Sam, no? Kung paano nakatulong ang products sa kanila personally, no? And of course, din, no, sabi nga natin, no, yung pinakita na niya yung opportunity. And ang tanong lang, isang kang side, team payaman ka ba o team pahirap? Ayan, no? So, kaway-kaway dyan sa ating mga guests. Sana po nakakapag-isip na kayo kung gaano kaganda ang na-present po sa inyo ng Mentor Sam. And of course, sabi nga po ni Mentor Sam, di ba? Dito po may umayaman sa pagbibenta-benta lang. Retailing pa lang, yayaman ka na. Eh, what more po kung talagang gagawin mo yung negosyo, no? Masabi nga niya, maniwala ka lang daw. Kikitain mo yung, ano, yung mga ways to earn natin, just for you, give me 5, di ba? Kikita ka. Ano ba naman yung kumita ka ng 24,500? Ikaw na lang mamimili o gusto mo yung 60,000, yung 152 or 300,000. So, talagang ang IM po is talagang para po sa inyo, sa mga inyong may mga pangarap. Kasi kung kayo po'y walang pangarap, kumita at kayo ay kompleto na kayo sa inyong natatanggap na, kumbaga, income, eh, hindi po para sa inyo. Ito po ay para sa mga taong may pangarap. Pangarap pa na umangat talaga sa buhay, no? So, ayan. Para pa po matagdagan ang inyong inspirasyon. Para magdagdagan ang inspirasyon nyo ngayong gabi at kakapag-decide na po kayo, no? Kung talagang sasali na kayo o sasali pa kayo, no? So, ayan po, no? Ito po, ipapakilala ko sa inyo. Grabe to. Isa pa to talaga sa naging idol natin, no? Na talaga namang very inspiring po, very inspiring woman po, kasi talagang ang galing din ito, no, mag-talk, ang galing niyang mag-mindset, no, lalo pag napapakinggan mo siya lagi. Sabi, power up, power po talaga, no, wait lang, ay, ang aking, ano eh, ang aking cheat is, ano eh, andito, ayan. So, ito pong, ano, no, si, susunod po nating speaker, grabe, no, napakasipag, no, kagaya po natin, isa rin po siya dating, ano, no, employee. No, na talaga nag full time na rin, and she's also now a core leader po ng Team Heroes Worldwide. Ayan, no, for sure po ma-inspire kayo dito. Naku, sa ganda pa lang ng boses niya, no, sa kanyang powerful na presentation. Naku, ewan ko na lang. Kaya guys, mag-ready na kayo, open yun na yung camera, kasi for sure lagi na lang niya, naku, para lalo siyang mag-inspire, ma-inspire na mag ano, mag present, open natin lahat ang camera natin, okay? She's a Sapphire Elite Executive already. Let's all welcome Mentor Joanna Armida. Mentor Joanne. Ay, grabe. Thank you, Mentor Armida. Nakakakaba po yung iyong introduction. No? Parang tumataas lalo ang expectation. Ayan. So, amazing morning po, no, sa atin pong 30 million na viewers for tonight. And thank you, Mentor Sam, for ano po, no, doing our business presentation. Super, super nakaka-inspire po ang inyong story. And to God be the glory talaga. No, we are so thankful and grateful to God na kayo po ay nakalampas, no, doon po sa ating pagsubok sa pagiging, tawag dito, yung nagkaroon po ng virus. And ayan, so we are very happy and thankful na binalik ka sa amin ni God, no, para ikaw po ay makapag-share pa po lalo, no, ng ating pong knowledge about the business. Ayan, so bago ang lahat, syempre hindi natin to palalampasin, no. I would like to welcome everybody, ayan, from LA, USA, from Singapore, from Rizal, Philippines, ayan, from Malaysia, from Dubai, from Al Ain, UAE, from Abu Dhabi,
Ayan, from Cyprus, from Canada, from Italy. Ayan, amazing morning po to 78 Rochi Cuevas. Ayan, oh, hi, amazing morning. Ayan, pwede po natin i-change ang name natin, no, if you would like. Para pagka nabati naman namin kayo, no, yung pangalan naman po ninyo ang nasasabi natin. Ayan. Syempre, hindi na natin ito patatagalin. Ako po ay mag-share screen. But since ito, no, Monday, Wednesday, magkakasama tayo, no, meron akong mga nakikitang mga familiar faces. So, gagawa tayo ng isang Friday special. Oh, gusto niyo ba yan? Friday special? Pa-chat naman dyan. Number one, kung gusto niyo yun. Kung ayaw niyo, babalik ko sa dating presentation. Ayan, amazing morning from Kuwait. Ayan, thank you, Mentor Armida. Ayan, amazing morning, Tita Mens, Mentor Christy. Ayan, Mentor Jeanette, Mentor Arnel. Ayan, Mentor Dream Team Worldwide. Ayan, gusto ko yung mga ganyan. Mentor Lenny from Kuwait to, no? If I'm not mistaken, Mentor Lenny is from Kuwait. Ayan, amazing morning po sa'yo. Hindi ko na patatagalan. Ako po ay mag-share screen na ngayon. Yan, so konting katahimikan muna, no, from my side kapag ka nag-share screen tayo. Ayan, medyo magulo kasi ang ating ano, no, desk. And ayan, let me just check kung ito po ay okay. Ayan, mabasta siya. Ayan, okay. So, syempre, no, bago po ako mag-start, ayan, if you wanna chat something, if you wanna say something, no, chat lang po kayo at naka-open po ang ating chat. No, mababasa ko po yan lahat. Ayan, from Mentor Marichu from Italy, amazing morning. Amazing morning, Mentor Felix from USA. Ayan, no. Ayan, so, syempre, bago po ang lahat, ako po yung magpapakilala muna. Very, very short background lang po. And I just would like to tell you, no, kung ano ba yung ano, parang nangyari sa akin, parang bata pa lang ako eh, naka-fix na po ang aking isipan, no, kung ano po ang gusto kong maging paglaki ko. So, ito po eh base, no, sa kwento po ng aking mga magulang. Ayan, pag tinatanong daw nila ako kung ano ang gusto kong maging paglaki ko, isa lang daw po ang sinasagot ko. Sabi ko, gusto kong maging teacher. And then, tumatak na yun sa isip ko na sabi ko, ito talaga yung gusto kong maging. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero basta hanggang lumalaki po ako, yun lang ang nasa isip ko. Gusto ko maging teacher. And lahat ng teacher namin, no, na yun, yung everyday namin na nakikita. Talagang pag nakikita ko sila, ina-admire ko sila. Sabi ko, one day, magiging ganyan din ako. So, since nangarap na po tayo, no, while nung maliit pa ako, tinuloy-tuloy ko na po ang pangangarap. And ginawa na po natin yun ng way, no, para po maitawid natin ang ating pag-aaral. And by God's grace po, ayan, no, binigay po niya sa atin through faith, perseverance, and hard work, binigay niya po sa atin yung matagal po nating pinagdadasal na makatapos po ng pag-aaral. And nakatapos po ako ng Bachelor of Secondary Education. Eto na, sabi ko, eto na yun. Magiging teacher na ako. Katuparan na ng pangarap ko to. Eh, ang nangyari po, nung nag-a-apply ako, wala pong nag-hire sa akin. Kasi ang sabi sa akin, kailangan daw ako po ay isang board passer. So, sabi ko, sige, since profession naman to, siguro talagang kailangan maging board passer ako. So, since may problema nga tayo financially, hindi po kaya na hindi po ako magtrabaho. So, napilitan tayo maging isang call center agent. Ayan, no, sikat na sikat yan. Mga panahon po nung natapos po akong mag-graduate. Pinag-igihan din naman po natin ng trabaho. Minsan yung 8 hours po na, ano, na duty, dinodoble po natin. Nagsi 16 hours po tayo siyan. And in between po, ako po ay nag-aral po and nag-prepare po para sa aking board exam. So dito po sa ating call center experience, 6 months later po, na-promote tayo as a sales supervisor or team supervisor. And then another 3 months po, na-promote naman po tayo as a product sales trainer. So since, ayan, ginawa naman natin, no, yung best natin. And syempre, through prayer pa rin, no, nakulitan si God sa akin. Ayan, no, nakapasa po ako ng board exam. Unexpected po yan kasi ang nangyari dyan, pumapasok ako. Alam niyo naman, ang buhay ng employee, di ba, hindi pwede mag-absent. So ang ginawa ko po, nagpaalam ako na board exam ko nung particular date na yon. Pero before nung board exam ko, nagsakit-sakitan ako at hindi po ako pumasok kasi yun lang yung time talaga na makakapag-review po ako. So, all along, yung mga attend ka ng mga review, ano, no, review
schedule, hindi naman talaga ako nakakapag-aral kasi inaantok ka na from work, di ba, pagod ka na, and then the next day, pre-prepare ka ng kung ano iti-train mo. So, ang nangyari, hindi po talaga ako nakapag-prepare. So, yung talagang review ko lang po is yung araw before my examination. Nakatulog ako noon mga 5 a.m. na, and then kailangan ko pong umalis ng 6 o'clock kasi ang start na exam is 7. So, hindi na ako umasa, no, na makakapasa po tayo ng board exam. Pero, yun nga, sabi ko nga po, through faith, dasal, and hard work, ibinigay po sa atin ni God yan. And then, syempre, after natin makuha ang lisensya natin, bumalik ako sa pag-a-apply. Ang naging problema, yung mga eskwelahan na in-applyan ko naman po, ang sabi sa akin, kailangan meron akong experience. Sabi ko, kung wala akong experience, I mean, kung walang magbibigay sa akin ng experience, paano ako magkakaroon ng experience? Di ba parang nakakaloka naman yon, di ba? So, ang ginawa natin, tinuloy na lang po natin yung pagtatrabaho natin sa call center. And then, one day, yung isang friend ko po sa call center, bigla niyang sinabi sa akin, sabi niya, Joe, punta na lang tayo sa Dubai. Sabi niya sa akin ganyan, dun na lang tayo mag-work. Sabi ko lang sa kanya, alam mo ba kung saan yung Dubai? Sabi niya, hindi. Sinagot ko lang po sa kanya, okay, Jeng, since hindi mo alam, let's go. Punta na lang tayo. Pumunta kami sa Dubai in 2006 nang hindi namin alam kung nasa ng Dubai, anong itsura ng Dubai. Direct hire po tayo from Philippines. Nagtrabaho po tayo ngayon na dito. No? Yung first job po natin sa UAE is a call center as well. Ang binibenta po namin is mobile phone plans sa mga UK clients po. So this is the start of my journey as an OFW. Dumating kami dito ng 2 o'clock in the morning, pagka 10 po ng umaga, no, pinapamedical na kami. And then 11 o'clock ng umaga po, nag-start na kami ng training sa trabaho. So this is the life of OFW. Alam po, marami po sa atin ang nakaka-relate, no, sa ganitong klase ng buhay. Ayan. So ito yung isa sa mga gusto kong i-share sa inyo, no. Sabi ni Warren Buffett, never depend on single income. Make investment to create a second source. Meron pang isa. Sabi din niya, there's always something coming in a few months that will cost money. So be prepared. Kayo po ba, na-experience niyo na po ba yung ngayon? O sabi mo, wait, next month, mag-babakasyon ako. So ang budget ko sa bakasyon is 10,000 pesos. Pero this month, biglang may dumating na babayaran. Na-experience niyo na po ba yan? Na-delay niyo yung pangarap niyo? Kung kayo ay kung experience niyo na po yan, patype naman ang number 2 dyan sa ating comment box. Ayan, tingnan natin kung sino pa yung mga gising. At ano pa, no? Ready to listen. Ayan, Mentor Christy 2. Ayan, diba? O, Mentor Jeanette. Mentor Armida, ayan, yung dumating yung sound mo, excited ka. Kasi alam mo, magkukuha mo na kung ano yung gusto mo. Biglang sabi, ay, kailangan may pagkagastusan. Mentor Maricel, halos lahat po tayo na-experience natin yan. Hindi lang kayo, dahil pati ako, na-experience ko po yan. Yung tuwang-tuwa kami, sahod ka, alam mo kung ano yung bibilihin mo, pero hindi mo nabili. Ang tawag dyan, dinidelay natin yung pangarap natin. Diba? Ayan, no? So, para po, magkaroon kayo ng idea, no, sa ano ba yung sinasabi ko and bakit ba ito nangyayari. Let me walk you through dun sa tinatawag natin na system of life. Ayan, nabanggit to ni Mentor Sam kanina, no. So sa system of life, meron tayong tinatawag na stages. Okay? Yung first niyan, yung tinatawag natin youth. According to, ano nga ba to? Lost of words ako. Mamaya pag naalala ko po, sasabihin ko sa inyo. Ayan, no? Ang sabi, ang youth daw po is from age 12 years old up to mga 20 years old. Pero kasi sa panahon po natin ngayon, ano, ang nangyayari kasi, since yung mga bata, no, medyo maagang nagmamatured, mas maaga nilang naiintindihan, no, kung ano ang buhay, we can consider youth from the age of 9 up to age 18. Especially now in the Philippines, no, yung ating pong education system ay nagbago na po from grade... Ngayon meron na tayong grade 12. No? Previously, wala po tayong grade 12. Hanggang grade 10 lang tayo. Ngayon, so we can consider youth from age 9 to 18 years old. Ito, yung panahon, yung sinabi ni Mentor Sam kanina, no? Dami mong oras. Pero wala kang ganong pera. Bakit? Kasi lahat naman ng pera natin galing sa magulang, di ba? Lahat po ng pera natin pupit sa wallet ni nanay. O, di ba? Pag may kailangan ka, Mami, pahingi naman ng ganito, pang project. Mami, pahingi naman ng ganito. Diba? Pero ang dami mong oras. Okay, given, yung estudyante is a working student, still, marami pa rin po yung oras. Diba? Nakakapag-Netflix pa nga eh. Kasi pagka working student, diba, 4 hours, 3 hours lang. Ayan, in USA, 18 is considered as adult na nga po. Thank you, Mentor Felix, for that information po. Ayan, diba? Kasi they can actually work na.
they can actually support themselves. Ayan. So ito yung tinatawag natin na youth, no? Wherein ang dami nating pera, ang dami nating oras, sorry, pero wala tayong ganung pera. Then syempre, after nito, nakagraduate ka na ng college, nakatapos ka na ng grade 12, di ba? Ang sabi, after grade 12, pwede ka nang mag-work. Pwede na po natin niya i-consider yung part ng adulthood. Okay? Sa adulthood, ito na yung age na 18. Okay, according to, ano ba kasi yun? World, ano, United Nations, ayun. According to United Nations, ang adulthood daw starts at the age of 25 to 60 years old. Pero yung nabanggit ko nga kanina, no, we can consider ngayon ang adulthood is from 18 years old to, take note of this, 50 years old lang po. So 10 years yung nabawas. Bakit? Ito kasi, no, yung panahon na marami kang oras, marami kang pera. Pero ito rin yung panahon na nagmahal ka, nabigo ka. Di ba? Nangarap ka. Tapos nagmahal ka, nabigo ka kasi wala kang oras. Dami mo pera, wala kang oras. Ito rin po yung time, mga mentors, no, and ladies and gents. Yung sinasabi natin na yung pangarap mo nadidelay. Bakit? Kasi nung nandun ka sa stage ng iyong youth, no, 18 years old, hindi ka pa nakakagraduate, anong sabi mo? Kailangan at the age of 22 years old, nakapag out of the country trip na ako. Okay, ang nangyari, medyo maaga tayong nag-asawa, okay? Age of 22, nung bago pa lang tayong sumusweldo, nag-asawa na tayo, anong sabi mo? Tsaka na lang, mag-iipon muna ako pambili ng bahay. O, yung pambili ng bahay mo, syempre, nag-asawa, ang next na plano niyan sa mag-asawa is magkaroon ng pamilya, nagkaroon ng anak. Hindi ako makakabiyahe ngayon kasi yung anak ko maliit pa, mahirap isakay ng airplane after 10 years na lang. After 10 years, ganun pa rin yung sistema mo. Ang sabi mo naman, nako, ngayon mas ano na, mas malaki na yung binabayaran sa eskwelahan ng anak ko. Tsaka na lang pag nagretiro ako. Ito yung panahon, mga mentors, no. Ito tayo, karamihan sa atin, ito middle age from 18 years old, no, to middle age. Ito yung sinasabi natin, ang dami nating pangarap ng kabataan natin. Pero ang tanong, ilan diyan ang natupad mo na? Ilan diyan ang nakuha mo na? At ilan dyan yung pinaplano mo pa at kailan mo gusto matapos? Diba, ang dami nating kaibigan na nandito as an OFW, nagtatrabaho ng 12 hours, 14 hours, papasok sa opisina, tulog pa mga anak, uuwi ng bahay, tulog na mga anak. Pagdating ng Biyernes, Biyernes kasi ang day off natin, no? Pagdating ng Biyernes, eto na yung anak, daddy, pasyal naman tayo. Nagalit ang daddy, bakit? Kasi isang araw lang ang pahinga, gusto niya itulog maghapon. May pera, kaya mong ibigay sa anak mo, kaya mong ibigay sa pamilya mo. Pero yung oras, nabibigay mo ba? Hindi, diba? And sabi nga natin lagi, diba, time is gold. Ito yung bagay na hindi kayang bilhin ng pera. And ako, lagi naman, diba, lahat ng pinipresent ko sa inyo, bakit po ito kinukwento sa inyo? Is because pinagdaanan natin to. Ang masakit dito, no, pagdating ng 50 years old, ang kasunod na niyan is old age. Bakit natin sinasabing old age? Ito na yung not enough time, not enough money. At the age of 50, bakit? Ang nangyayari kasi ngayon, no? Ang mga kumpanya, matatalino na. Pag tumatagal ka kasi sa company, di ba? Every year, meron kang salary review. Ibig sabihin, yung binabayad sa'yo ng kumpanya, tumataas ang sweldo mo. Pero sorry to say, minsan, ang ating pong performance sa work, no, nababawasan yung excitement natin, nababawasan yung ating pong, yung level of performance natin to excellence. So ngayon, ang nangyayari, ang kumpanya, binabayaran tayo ng binabayaran. Pero yung gusto nila na mangyari sa company, hindi nangyayari. So ngayon mga mentors, ladies and gents, hindi na po uso yung sinasabi natin, no, na I wanna grow old with you. In a company perspective, ang gusto nila, I wanna grow old with somebody else. Yung mas bata, yung mas exciting. At mas mababa ang sweldo. Ang dami po natin nakita na ganito, no. Ang nangyari kasi, no, during the even before the pandemic, no. Dati po kasi ako naka-base sa isang airline. Hindi na po natin sasabihin ko anong airlines 'yan, but there are like 50,000 employees po on that particular airline, and most of them talaga nakakausap na po natin every day. And then one day, yung mga empleyado po, no, na nag-serve sa company for 15 years and above, bigla na lang pong binigyan ng notice of ano na
parang sabi, kailangan mag-ano na sila. Ayan, si Mentor Christy relate to, di ba? Ang dami po kasi nangyayari na ganito. Yung mga kakilala natin na yon, kawawa, kasi hindi sila prepared. Hindi sila prepared doon sa time na pagre-resignin sila, doon sa time na ile-let go sila ng company. Ikaw, ang tanong ko sa'yo, kung ikaw po ay isang invite lang no, dito sa IM Worldwide, hindi ka pa distributor, nagtatrabaho ka ngayon, empleyado ka ngayon, wala ka pang 50 years old. Ang question ko sa'yo, ikaw ba ready ka na pagdating mo ng 50 years old? Ready ka na ba dun sa retirement days mo pagdating mo ng 50 years old? May emergency fund ka ba? Pagka dumating yung point of time na kailangan kang i-let go ng company mo? Ayan, hindi ko nahihintayin yung mga sagot ninyo, no? But I am guessing na karamihan po talaga sa atin, especially mga Filipinos, no? Hindi po natin napapaghandaan yung future. Bakit? Kasi ang iniisip natin, maganda ang trabaho ko ngayon, maganda ang sweldo ko, nakakabuhay na to ng mga pamilya. O, di ba? Mga pamilya talaga. O, hindi dahil sa maraming asawa, ha? Mga pamilya kasi, o, nanay at tatay mo, o, di ba? Isang pamilya yon. Oh, mga kapatid mo, oh, kung ilan ang kapatid mo, oh, hindi pamilya ulit yun, di ba? Oh, tapos sarili mong pamilya. Oh, ganun na kaganda yung sweldo mo. Kaya okay na, hindi ako magne-negosyo, hindi ako mag-IM Worldwide. Pero mga mentors, this is based on my own experience. Sino po dito ang nakakaalam ng San Miguel Corporation? Ayan, ayan, oh, San Miguel Corporation, narinig na? Yes. Diba? Kilalang kilala po ang San Miguel Corporation during 1960s and 1970s. Up to, say, 1990s, no? Kapag ka po ikaw ay isang San Miguel Corporation employee, halos kinaiinggitan ng lahat, no? Bakit? Kasi maganda ang benefits. Halos libre lahat. Hindi ka na halos bibili ng pagkain. Diba? Medicine, insurance, lahat po, sakop ng kumpanya. And my dad was an employee of San Miguel Corporation for 30 years. So for 30 years, hindi po kami nagkaroon talaga ng problema. No, when you say parang yung financially, pagkain, lahat, bahay, meron. But the problem was, nung nilipat po ang kumpanya from yung pinakaplanta, no, from Pandacan, Manila, nilipat po sa Cavite. And during that time, ang Cavite kasi hindi pa siya ganyan ka, ano, no, kumbaga hindi pa ganyan karami ang infrastructures. During that time, from Valenzuela, kung saan po kami nakatira, to Cavite, malayo po ang biyahe. So binigyan sila ng options, either early retirement or ikaw ay lilipat ng Cavite. So ang pinili ng daddy ko is early retirement. After niya mag-retire, eto na. Ang nakakatuwa dito, lahat tayo, isa lang ang iniisip. Pag nag-retire ako, magne-negosyo ako. Yung gratuity ko, i-ne-negosyo ko. Anong negosyo? Traditional business. Binanggit na po yan ni Mentor Sam kanina. Traditional business. Kasi lagi ang ano natin, ang mentality natin. Diba? So, nagtayo po kami ng negosyo. Naging okay naman siya. But the problem came nung nagkasakit po ang father ko. Since hindi na siya employee ng San Miguel, wala na yung benefits, wala nang libreng insurance, wala na kaming nakukuha sa company. So lahat po ng gagamitin namin, no, para po sa kanyang medication ay nanggagaling po ngayon doon sa traditional business na meron kami. We are so thankful to God na hindi pa rin po kami pinabayaan. And all throughout that challenge in our life po, no, nakasurvive po tayo and yung buong family po namin, ako, kapatid ko, mami, and ang dad, hindi na nakakapag-work during that time, no? Pero at least kaming tatlo, we were able to do something, no, para po mag-pitch in and then makasurvive po tayo doon sa phase na yon. Ayan. So MLM is not popular during that time. Yes, Mentor Felix, ang naaalala ko lang na ano noon, na sikat noon na which is also, no, network marketing is yung Tupperware. Ayan, no, yung Tupperware, no. Hindi lang masyadong na-disclose na siya ay isang network marketing. Pero yun lang po yung naaalala ko during that time. Ayan, so, ayun. And the problem is, doon po namulat yung isip ko, no? At a very young age po, doon namulat yung isip ko. Nasabi ko, pag ako tumanda, ayaw ko yung ganitong sitwasyon. Na pag nagkasakit ako, wala akong ipambabayad sa pang-hospital ko. Ayaw kong bigyan ng sakit ng ulo yung pamilya ko. Although, I mean, hindi naman sakit ng ulo, di ba, yung binigay sa amin ng dad. It happens. Pero ako, parang ayokong magbigay ng burden sa family ko na pagka-time na nagkasakit ako, ayaw ko na sila yung maghahanap ng way para mabayaran yung hospitalization bills ko. Diba? So, bata pa po ako nung na-realize ko yan. Kaya, dumating ang point of time sa akin
nasabi ko, ano ba ang pwedeng gawin ko? Kasi ang nangyari dito, no, my dad passed away at the age of 59 years old. Hindi pa umabot ng 60 years old. Sabi ko, ayaw ko ng ganito. Ayaw kong mawala ng maaga. Diba? So ngayon, dito kasi, kay IM Worldwide, no, ang nakita ko po is yung tinatawag nating promise of financial freedom, time freedom, and helping other people. Ayan. So ang goal natin dito, bakit tayo na kay IM Worldwide? Bakit po tayo nagte-trainings kay IM Worldwide? Bakit po namin ina-explain sa inyo yung business ni IM Worldwide is to have plenty of time, plenty of money as early as possible. Para ma-enjoy natin yung company, no, ng atin pong mga mahal sa buhay. And ito yung best example, no, kung bakit nigil na gigil ako kay IM Worldwide, no. Ayan, no, ito yung mommy ko. So ang mommy ko, siyempre, wala na akong daddy. So, siya na lang yung nag-iisa na magulang ko ngayon. Dumating yung, siyempre, yung time na before pandemic time, dinadala natin siya dito, no, para mag-tour. Kasi hindi ako makakuha ng leave sa trabaho ko. So, eto, yung picture na to, nandito siya on a tourist visa. Tapos, sinundo niya ako for dinner. 5:30 po ang labas ko. Pero hindi ako makalabas ng opisina dahil kailangan ko pong mag-submit ng mga documentations within the day. Kung hindi, yung mga transactions, hindi po yan lalakad. So, para mga 8:39 PM, ang mami ko naiinip na, and syempre, para inisin lang ako, pinicturan niya po ako. Eh. Pero luckily na, itabi po natin yung picture na yan. No? So, ngayon, it's a proof, no, na ipapakita ko po sa inyo. Ito yung stage wherein you have a lot of money, no, plenty of money, pero wala ka pong oras. Hindi lang yan, ito pa yung ibang pictures, no. Ito po eh yung sa mga yung sa last job ko na po doon sa immigration na firm po at saka doon sa international visa processing company po. Dumating yung point of time sa akin na talagang 24/7 po akong nasa telepono. Kasi ang mga kausap po natin ay hindi lang po within UAE, mga kausap po natin ay nasa ibang time zone na po. So ayan, eto gumastos. Kumbaga, 'di ba, gumastos ka na para ma-enjoy niyo yung company ng isa't isa. Mag-out of the country kami ng mami ko. Pero ang nangyari po niyan, palipad na lang kami. Ilang oras na lang yung flight namin. Nasa airport na kami. Meron pa po akong kailangang tapusin para po sa kumpanya. Ang pinakamasakit dito, naka-unpaid leave po ako niyan. Hindi po ako binabayaran ng kumpanya sa trabaho yung ginagawa ko. Pero kailangan ko yung gawin. Dahil pag hindi ko po yan ginawa, pagbalik ko 2 weeks later, mas marami pong problema ang kakaharapin ko. So ito yung buhay ng empleyado. Financial, okay, pwede. Marami kang benefits. Pero naisip ko, sabi ko, mas importante yung oras. Ito na, nandito na yung mami ko. Dinala ko na rito para sabi ko, magkaroon naman kami ng quality time. Pero anong ginagawa ko? Nagtatrabaho ako. Ni makausap siya, hindi ko magawa. So wala rin essence yung pagpunta niya rito. Hindi rin kami nagkaroon ng quality time. Nung time na yan, diyan ko na po naisip. Sabi ko, kailangan ko maghanap ng ibang way of earning. So first ko pong na-meet ang aking mentor angel na si Mentor Joanne ng November, pero nag-pay in po ako January na. So medyo natagalan tayo sa pag-iisip, pero dito ko po talaga nakita, sabi ko, ito na yung sagot dun sa matagal ko nang hinahanap, which is, yun nga, more on yung time freedom natin. No? And then syempre, ito rin kasi, no, yung negosyo na gagawin mo lang in 3 to 5 years, passive income ka na. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magtrabaho ng matagal sa kumpanya mo para tumaas yung gratuity mo. Yung gratuity mo na hindi naman lalaki the moment na binigay sa iyo ng company. Ayan, no? So ito po yung naging journey natin sa IM Worldwide. Nakikita nyo, mayroong mga familiar faces dyan. Ito po yung mga time pa na tayo po ay nasa food court kasi wala pa pong IBC Dubai. Ayan. Pero nung nagkaroon na po ng IBC Dubai, lucky enough po, ayan, nagkaroon naman po tayo ng team. Dahan-dahan po, nagkakaroon na po ng team ang UAE. Naging problema ko po, nagkaroon po ako ng attrition na wala po sila lahat. Ang naiwan lang po ay ako mag-isa. So hindi ko alam po ano yung gagawin ko. Syempre by that time, hindi pa po ganun karami yung mga trainings na nakukuha ko kasi offline days pa po ito. So kailangan ko pumunta sa office para mag-train. And unfortunately, dahil po sa work ko, ayan, visible na po ba ang slide? Pa-comment naman po please kung okay po nakikita ang ating slide. Yes, ma'am.
Okay, thank you po. Thank you po. Ayan, meron lang po siguro napindot. Yes, thank you very much po for the comments. Ayan. So, ayan. So, hindi ko alam kung ano nangyari. And by the time po kasi busy tayo sa work, hindi ako masyadong nakaka-attend talaga ng trainings. Kasi nagsasabay po yung trainings at saka yung work natin. Kumbaga yung gabi, ganyan. Hindi rin po ako nakakapunta ng office. Pero syempre, no, we are a big believer of faith talaga. No, yung talagang sabi natin, lahat yan alam naman na ni God. No? Sinulat na po niyan ba? Sinulat na po niya yan bago po tayo ipanganak. Kailangan lang natin magtiwala, humingi ng signs, ano po ba ang kailangan natin gawin. So ito yung pinanghawakan natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future, Jeremiah 29:11. So September, third week ng September po, ayan na naman, nagkaroon tayo ng job offer na yung job na yun, gustong-gusto ko talaga yon. Unfortunately, pandemic po yung time na yun. Hindi po ako pinayagan ng asawa ko na magtrabaho. Ang sabi niya, sa bahay na lang ako kasi nakakatakot kung pag-alagala daw ako sa labas. Ayan. So, syempre, susundin natin, no? Ang asawa po natin, nag-stay ako sa bahay. And then I prayed. Sabi ko, Lord, ano po ba yung para sa akin? Binigyan mo ako ng opportunity ngayon, which is yung trabaho, tapos hindi naman ako pinayagan, ano po yung gagawin ko next? Alam niyo po ba mga mentors, 2 weeks later, to be exact, October 6 po yun, yung unang-unang training namin, pinatawag po kami for intensive training. Yung araw-araw-araw, wala po kaming ginawa kundi mag-training kay IM Worldwide. Pero syempre, ayan, since nagkaroon ako ng attrition, nagka-problema din po ako sa self-confidence ko. Nawalan po ako ng tiwala sa sarili ko na kaya kong bumuo ulit ng team, na kaya kong mag-handle ng team, and kaya kong gawin yung negosyo. But with the help of our uplines, downlines, crosslines, mga mentors po natin, ayan, dahan-dahan po, no, binigyan nila ako ng activities para po matulungan ako to have that kind of self-confidence again. Ayan, so, ayan, na-invite na po tayo for IBP Middle East. Ayan, mga special trainings po for both Heroes and Team Phoenix. And then, ayan, paulit-ulit lang po niyan na ginawa nila sa akin to, para to regain my self-confidence. And, yon, super thankful po ako sa kanila dahil sa ganitong way ay naka-adapt po tayo sa panibagong sistema. No? Ito na po yung ginagawa natin ngayon, online system, na lahat po ng trainings ay via Zoom. Ayan, nakakarating po tayo sa iba't ibang parte, no, ng mundo. Wala na po tayong territorial boundaries. Ayan. And syempre, sabi ko nga, no, dito kasi ang importante lang naman dito para malaman mo kung ano ang future mo, di ba? Kung gusto kong makita ko ano ang future mo, kailangan tingnan mo yung mga nauna sa'yo. So ito po yung mga example, all walks of life, wala pong pinipili. Unang-una, Mentor Ismael. Ayan, dati pong truck driver, ngayon po ay Ruby Elite Executive na. Ayan, isa pong PWD, imagine. Ngayon, Sapphire na po, si Mentor John Paul Tino. Isang estudyante, ngayon, milyonaryo na. Mentor Carmela. And syempre, no, baka iniisip ninyo, para lang po ito sa mga gusto lang kumita. Alam niyo, from sa walang-wala hanggang sa para magkaroon, hindi po, kasi mayroon din po tayo mga professionals. Isa dyan, si Mentor Dadel Belen from Kuwait. Isa po siyang registered nurse. Maganda na po ang sweldo nito sa company, no, sa hospital na pinagtatrabuhan niya. But still, doing IM Worldwide pa rin. And syempre, ang aking grand upline, si Mentor Paquito Laksao, no, IBC owner po ng UAE Dubai, isa pong architect, pero ngayon full-time na pong nag-IM. And syempre, we also have dentists. Si Mentor Primrose Uean, isa na pong Ruby Elite Executive ngayon. Yun nga, sabi ko kanina, diba, ito yung mga taong nauna sa akin. Diba? Kung gusto kong makita kung ano yung magiging future ko, sila yung titignan ko. Pero hindi na tayo lalayo. Doon na lang tayo sa linya natin. No? Yung pinakalinya ko, simulan natin sa akin pong angel mentor. Mentor Joanna Lynn Alvarez. Imagine mo, car achiever, millionaire circle na po. Sunod dyan, Mentor Paquito, IBC owner, Emerald Elite Executive, millionaire circle. Car achiever na rin po and travel achiever po si Mentor Paquito. Hindi ko lang makita talaga yung poster niya kung saan po na-post. Pero yun na po yung mga na-achieve niya po doing IM Worldwide Business. O next, o yung sumunod naman na mas patas, o Mentor Kevin Ochoa, o car achiever, millionaire circle. Ito pa lang yung mga taong nasa taas po. Kung gusto niyo talagang ma-inspire at gusto niyo malaman kung saan kayo dadalhin ng negosyo na to 3 to 5 years from now, aba, ayan, no, tignan natin kung ano na yung mga na-achieve nila Mentor Precious Grace.
Mentor Shirley May Sibulan, Mentor Arian Fernandez, Mentor Kat Policarpio. Grabe, di ba? So 3 to 5 years lang, dire-diretso mong gawin ang negosyo na to. We can guarantee you na ito na yung sa lahat ng mahirap ay yung pinakamadali. Mentors, kung kayo po ay na-invite lang po, no, dito po sa ating IBP ngayon, hindi po ito isang aksidente. Dahil kami po naniniwala na lahat po ng nangyayari sa buhay natin may dahilan. Alam ko marami na kayong na-attendan na ibang IBPs or ibang business presentations na ibang multi-level marketing companies. Pero bakit hindi ka dun nag-join? Bakit ka nandito ngayon? Because I believe I Am Worldwide is for you. So wag na nating kontrahin niyan. Ibigay na natin yan. Diba? Mag-surrender na tayo siya. Ayan, no? Pero hindi naman namin sinasabi, mga mentors, ladies and gents, na dito po, eh, madali lang. No? Wala naman pong bagay na madali. Lahat po pinaghihirapan. Pero ang maganda po kasi dito, dito po, teamwork. Hindi ka nag-iisa. Kung sino ang nag-invite sa'yo na manood ng IBP na to, after po ng presentation na to, kontakin mo lang po siya. And I can guarantee na hindi ka po niyan iiwan hanggang sa huli. Ayan, no? So, eto po kasi yung pinanghawakan natin, no? When I was building the new team, eto po mga kasama po natin ngayon. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Don't get tired of helping others. You will be rewarded when the time is right if you don't give up. Ang nangyari po dito, since ang culture po ni I Am Worldwide is kailangan tulungan mo, no, yung mga taong kasama mo sa organization, regardless po kung iyan ay ka-team mo or nasa kabilang team. If you think that they need help, ayan, extend ka lang, no, ng tulong po sa kanila. Ang nangyari ngayon sa mindset ko, naging secondary po yung income. First na pumapasok sa isip ko is kung ano yung kailangan po ng mga taong kasama natin sa organization. And true to its words, ang nangyari po, January 6, 2021 po ako, unang-unang nagseryoso talaga na nangako ako from this day on, araw-araw na po talaga, I'm going to breathe in and out, I Am Worldwide. Grabe lang po talaga si Lord, no? Ang nangyari, January yun, no? Pagka February po, umakyat po tayo sa top 12 as movers po ng Heroes Worldwide. Next po na season, May 31, nag-top 6 po tayo. And then, ayun po, pagdating po ng August, yung pinaka-latest natin, umakyat po tayo sa top 2. And syempre, with perseverance, faith in God, prayers, and hard work, binigay po sa atin ni God, no, yung hinihingi po natin na rank up to Sapphire Elite Executive noong August po. Ayan, mga mentors, no, ayan po yung aking pong sharing for tonight. I hope meron po kayong nakuha today, no, kahit iniba natin yung slides at iniba po natin yung kwento natin sa inyo, no. Ayan, mga mentors, sabi ko nga sa inyo, kung kayo po ay distributor na, wag na po kayong huminto. Ituloy-tuloy niyo na po. Pag nalolobat kayo o pinanghihinaan kayo ng loob, message ka lang kay mentor. Tutulungan ka po niyan para po maibalik ang iyong excitement. Ayun lang mga mentors. Thank you po for staying sa ating pong 29 million. Ayan, no, meron po tayong 29 million for tonight. Thank you very, very much po sa inyong time and sa pakikinig po ninyo. And with that, my name is Joanna Amido and I am worldwide. Thank you po, Mentor Armida. Back to you. Yan, thank you so much, Mentor Joe. Ayan, guys, na-inspire ba kayo ng sobra sa ating sa ating mentor, no? Bigyan naman natin ng ano, pusuan naman natin si Mentor Joe, ano? Ayan. So, ayan, thank you, Mentor Joe, kasi sobrang naiba nga ang slide, no? Grabe, no? Nakakatuwa naman talaga. Ano po yan pag Friday, no? Friday, parang TGIF special lang talaga, no? Ayan, so thank you so much po, guys, no? Grabe, nakaka-inspire yung kwento ni Mentor Joe kasi nakita natin kung paano siya nagtulaki ng team niya and talaga po, no, yung ang nag-ano talaga sa akin, yung quality time niya talaga with the family, no? Kasi talaga niyang employed and then talaga napansin niya na yung quality time with the family talagang grabe, no, na kailangan talaga niya pagtuunan ng pansin. And of course, din po, no, yung mga challenges sa attrition, ayan, kaway-kaway dyan, napikil rin natin yan. Pag bumubuo tayo ng team, normal lang pala yun. Kasi talaga sa lahat po nangyayari yon. And parang ano talaga, no, training lang talaga ang makakapagbigay sa atin ulit ng lakas ng loob para makapag-build ulit. And ang kagandahan nga po sa IM, no, hindi lang naman kina-mentor ito, Ana, no, dito po rin po sa Dream Team is talagang yung culture po ata ng the whole I Am family, no? Yung talagang pagiging pamilya, yung tulungan, talaga pong
Kagaya po ngayon, no, cross line man tayo or ano, direct lines po ng ating mga mentors. Wala pong ganun dito. Dito po talaga is parang free lahat po talaga. Pinamimigay natin ng mga trainings ng sobrang libre-libre lang po, no? Ayan, so thank you so much po sa inyong napakagandang inspiration po. So I do hope po yung ating mga guests, nakapag-isip-isip na ha, wag na magdalawang isip kasi nako, sasakit lang ulo niyo. Isa lang po ang isip natin, okay? Ayan, so thank you so much po. And with that, before we go po, let's have a, syempre, hindi pwede mo walang photo shoot. Mentor Sam. Sige po, picture na po. Thank you po. Picture po tayo, guys. Open ang camera. Sige po, let's have picture. Alright. 1, 2, 3. Yeah, so po, isang page pa. Wait lang. Alright, so po. 1, 2, 3. Yeah. Alright. Ayan. So, thank you guys. Thank you guys for ano po yung sa inyo pong time today. And of course, next week, meron po ulit tayo, no? So, tuloy-tuloy lang po ang ating mga trainings. Every day, hindi lang na mo. And we will, ano, no, Mentor Sam, mag-invite na rin tayo sa kanila, no? So, yun po, no, mag-invite po kami para po sa aming Ignite na Matthew season po, happening on Sunday, ano, on Sunday po, ayun, kalimutan ko pang time, on Sunday, 8 p.m., no, welcome po, pwede po kayong ano, mag-join sa amin at napakaganda po ng aming magiging Matthew season. Marami pong sharing. Ayan, so of course, thank you sa inyong time, sa ating mga guests. Mag-ano na po, no? Pwede pong kausapin niyo yung mga nag-invite sa inyo. Pwede pa pong magpa-member dyan kung nasa amang lugar kayo. Huwag lang sa Pinas, bukas na lang, ha? Kasi sarado na ang office. Okay po, madaling araw na. Ayan, so mentor sa mag-prayer na lang. Consider po tayo ng prayer and then, yun po, no? Sige ba, sige ba. Thank you, okay, po. Okay, let's have a closing prayer po. Salamat po ulit sa inyo lahat. Alright, let's pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa muli pong natapos na Middle East IBP. Lord, maraming salamat sa mga ginamit yung speakers, kay Mentor Joanna, Mentor Armida, and myself. Maraming salamat po, Lord. At yung mga mentors po na palagi pong present sa mga IBPs and trainings po namin, Lord. Maraming salamat po dahil alam po namin na kayo po ang siya nag-guide sa amin. At patuloy niyo po kaming i-lead, Panginoon, sa mga tamang tao na makakausap namin para maging right partner po namin, Panginoon, sa business po na to. Lord, maraming salamat po sa mga dinala niyo po mga guests. Alam po namin, Lord, na itong mga guests po namin ay sila po ay hindi po nila hayaan na ma-miss out nila yung ganito kagandang opportunity. At we know, oh God, na they will grab the chance na makasali din po sila sa IM Worldwide para po matulungan din po sila at ang kanilang mga pamilya. So Lord, tinatas ko din po sa iyo ang aming company, IM Worldwide, ganoon din po ang aming mga BODs and management staff. Maraming salamat po sa patuloy pong pag-prosper sa bawat isa, patuloy pong pag-alaga sa aming Panginoon, at maraming salamat po, Lord, at sa mga mentors po ng buong company, that we have the very healthy culture, Panginoon, na marami po sa amin na kahit from different places, different backgrounds, kahit po sino, Panginoon, magkakasama po dito, na maraming salamat po because you are uniting us as one family by IM Worldwide na may layuning tumulong sa maraming tao, Panginoon. So Lord, tinatas ko po ulit sa iyo ang aming company, ang aming team, ang aming mga mentors, at binabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri. Basta salamat. In the mighty name of Jesus, we all pray and everybody say Amen. Alright, thank you po. Thank you. Thank you guys. God bless. Thank you, bye. Thank you, mentors. Thank you, Mentor Joe. Thank you, Mentor Sam. Bye-bye. Bye-bye.